Magandang araw sa inyo lahat. Ito po si Brad Ness. Sa araw na ito, ang ating namang pag-aaralan ay ang tungkol sa astral projection at mga maniningning na panaginip. Ang paglilipat ng paningin sa pananaw. Sinasabi ng ating mga detect masters na ang isang tao ay nakikilala sa kanyang mga panaginip. Ang unang gagawin natin ay itanong, ano ba ang astral projection? Ang tao ay binubuo ng higit pa sa isang simpleng physical na katawan. Matutuklasan natin na meron tayong iba pang mga katawan na kumikilos bilang ating mga bihikulo sa mas mataas na mga dimension. Ito ay nakakagulat sa ilang mga tao. Ang katotohan ng meron pang ibang mga dimension na hindi natin alam. Sa ngayon, kahit nasaan ka man naroroon, ikaw ay isang multidimensional na tao. Ginagamit mo ng sabay-sabay ang pagsakop sa haba, lapad, taas, na siyempre ay klasikong tatlong dimension. Ang ikaapat na dimension ay ang oras, na dumadaloy habang dumadaan tayo sa physical na mundo. Hindi ito tumitigil doon. Ang dimension ay patuloy na tumataas sa mas mataas na papag-aralan natin ngayon. Ang astral na katawan ay simpleng bihikulo na ginagamit natin sa astral na kalagayan. Ang bawat dimension ay may katumbas na katawan o bihikulo para sa mga ito. Ang isa sa pinakapamilyar sa atin ay ang isa sa pinakamalapit sa atin. Ito ay yung physical na katawan. At ang physical na katawan ay simpleng bihikulo na ginagamit natin upang sakupin ang tatlong dimension, ang length, ang width, ang height. Ngunit meron pa tayong ibang mga katawan na kumikilos bilang mga bihikulo sa iba't ibang mga dimension na hindi natin namamalayan dahil tayo ay hindi laging nakatutok sa kanila. Ngunit sa iba't ibang mga dimension, maaari mong minsan naisip na mga ito ay ang iba't ibang suson o iba't ibang antas o level tulad ng isang hagdan. Ngunit talagang ito ay iba't ibang mga dimension na tumatago sa bawat isa. Ang mga ito ay tuloy-tuloy kaya lamang hindi mo ito maranasan ay dahil nakatuong ka lamang sa tatlong mga dimension, yung height, width, and length na kung saan ito lamang ang iyong nakikita. Kaparehas ito ng idea na kapag may signal ng radyo sa lahat ng dako sa hangin, ang tanging signal na maririnig mo ay kung saan istasyon ng radyo mo ito tinuon. Ibig sabihin maraming channel ang signal na umikot sa hangin. Pero kung saan mo itututok yung channel, yun lang maririnig mo. Pwede mo itong ilipat. Yun lang ang tanging istasyon na makukuha mo. Bagamat ang lahat ng iba pang mga istasyon ay sabay-sabay na nasa iyong silid sa parehong oras. Kung ililipat mo lang ang iyong radyo sa isang bagong istasyon, ang astral projection ay mayiging tulad sa tono ng iyong sariling receiver o tagatanggap sa mga frequency ng mga iba't ibang mga dimension upang maramdaman at makipag-ugnay sa kanila. Ang astral projection ay ganap na ligtas at natural na proseso na kung saan ang ating astral na katawan ay humihiwalay mula sa ating physical na katawan at napupunta sa astral na kalagayan. Bakit natin sinabi na ito ay lubos na ligtas at natural? Ito ay dahil ginagawa mo ito gabi-gabi. Sa bawat gabi, kapag ikaw natutulog, nangyayari ang astral projection. Ang iyong physical na katawan ay natutulog, ay yung kamalayan ay nalilipat mula sa physical na katawan sa iyong astral na behikulo at natatandaan mo ang mga karanasan ito bilang mga panaginip. Ano ba ang astral projection? Ang astral projection ay nangyayari kapag ang ating kamalayan, ang consciousness, ang ating pagkaalam kung sino tayo
ay bumubukas sa ating astral na bihikulo at pagkatapos ay nagkakaroon tayo ng karanasan sa astral na dimension. Ang kamalayan o consciousness, ang kung sino tayo, ay higit pa sa physical na katawan. Ito ay isang bagay na maaaring gumalaw, lumipat sa paligid ng iba't ibang dimension. Ang physical na katawan ay nakatali sa tatlong mga dimension. Ngunit ang iyong kamalayan, ang kung sino ka, ay talagang kayang magpalipat-lipat sa iba pang mga dimension. Kaya sinasabing, kilala mo na iyong sarili bago ka pa man ipanganak. Ngunit nawaglit ito na nagkaroon ka na ng physical na katawan. Iyon ang mangyayari kapag tayo ay nag-astral project. Sinasama natin ang ating kamalayang palabas ng ating mga physical na bihikulo at lumipat sa isa pang bihikulo palipat sa astral upang muling makita at maranasan ang bagay na hindi nakikita sa physical na mundo. Ang bawat tao ay nakakaranas nito sa regular na batayan. Dahil ginagawa mo ito gabi-gabi kapag ikaw natutulog, bahagi ng proseso ng pagtulog ay ang pagsasali ng kamalayan mula sa physical papunta sa astral. At yan ay kinakailangang bahagi ng pagtulog. Ang pamamahinga at pagpapagaling para sa physical na katawan ay ang paglipat ng kamalayan sa iba't ibang mga bihikulo. Ano ang astral na kalagayan? Ang astral na kalagayan ay simpleng bahagi ng ikalimang dimension. Napag-usapan na natin ang tungkol sa ikatlong mga dimension, ang haba, lapad at taas, or length, width and height. Ang ikaapat na dimension kung minsan ay tinatawag na isang mahalagang kalagayan o eterikong kalagayan na nakaugnay sa oras. Ang astral na mundo ay bahagi ng ikalimang dimension. Sa ngayon, tayo ay malinaw na sumasakop sa una, ikalawa at ikatlo. Ngayon, ang ikaapat ay ang eteriko na nakaugnay sa oras kahit na may mas mataas pang dimension. Meron pang higit na dimension na umiirat sa labas ng astral na mundo. Ang astral na kalagayan ay naglalaman ng limang sukat na aspeto ng mga bagay at mga bagay na ito sa tatlong dimension lang na kalagayan tulad ng iyong katawan. Ito ay hindi huminto sa pag-iral at ang iyong kamalayan ay hindi huminto sa pag-iral. Lahat ng bagay na umiiral ay umiiral sa maramihang mga antas. Exist on different levels. Tayo ay naka-tune in lang ngayon sa tatlong dimensional na aspeto. Three-dimensional aspect. Yun ang dahilan kung bakit kapag narinig mo ang kwento ng sinaunang kultura, sila mga sinaunang tao na nagkukwento sa mga taong taga-syudad at sinasabing ang mga bagay tulad na marinong makita tulad ng malaking puno. Ngunit hindi mo talagang nakita ang malaking puno. Kung ano ang tinutukoy nila, ay ang ating abilidad upang mahiwatigan lamang ang tatlong mga dimension at hindi lumalampas at hindi nakikita maliban ang tatlong dimension na kalikasan na katangian ng mga bagay na nakapaligid sa atin. Kaya dito sa ikalawang Korinto 12:1-21, mga pangitain at mga pahayag. Kailangan kong ipagmalaki kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito, ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon ang nakakalipas. Hindi ko na matiyak kung yung isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya dinala sa paraiso. At tulad ng sinabi ko, ang Diyos lamang makakaalam kung ito nga isang pangitain o tunay na pangyayari. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninyo man. Ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili. Kaya maliban sa aking kahinaan at kung ako'y magmamalaki man, hindi ako lalabas na hanggang. Sapagkat totoo ang sasabihin ko,
Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw ko mag-isipan sino man ang higit tungkol sa akin kaysa sa nakita at narinig ko. Dito sa pahayag 4:1-11, pananambahan sa langit. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli ko narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta nang sabi sa akin, "Umakyat ka rito at papakita ko sa iyo kung ano pa mga mangyayari pagkatapos nito." At agad-agad na puspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakatupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at korneal na luna. May isang bagharing naglilingning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 ng trono. Sa bawat isa ay may nakaupong isang pinuno na nagdadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas sa sulok. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila isang dagat na salamin na sinliwanag ng kristal. Sa 4 na panig ng trono may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanyang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri para ngal at pasalamat, ang 4 na buhay na nilalang na nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailaman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpatirapa sa harap ng trono at sinamba nakaupo doon ang nabubuhay magpakailanman. Inaalay na nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Sinabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, kapangyarihan sapagkat ikaw lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila nilalang mo at papanantili." Yan ang iba't ibang mga dimension na pinamamalahan ng iba't ibang mga batas. Kaya dapat tayong tumingin sa astral na kalagayan, sa iba't ibang pag-iral, sa iba't ibang dimension, sa labas ng 3 dimension na uugnay tayo. Kapag tinitingnan natin ang iba't ibang mga dimension at sinusubukang paghahambingin ang mga ito, ang iba't ibang mga dimension ay tunay na pinamamahalaan ng iba't ibang mga batas. Isa na sa mga kagiliw-giliw ng mga bagay-bagay tungkol sa astral na kalagayan ay mas kakaunti ang nais nating tawagan batas na nandito. Ang physical na mundo na kung saan tayo naroon ay karaniwang may mga pangunahing batas na namamahala rito. Habang tumataas tayo sa dimension, mas kumukunti ang batas na ating naengkwentro. Halimbawa, sa astral na mundo, dito ay walang gravity o gravidad o bigat. Dito ay walang oras, timeless. Sa sandali makapunta ka sa astral, umiiral ka sa labas ng oras. Meron ding iba't ibang mga batas ng pisikal na namamahala sa musyon o pag-alaw. Noong mga sinaunang tao tumingin sa mas mataas na dimension, nang magkaroon sila ng karanasan sa mas mataas na dimension, napansin nila ang kawalan ng mga batas at ang iba't ibang grado ng kalayaan na nagmumula doon. At kapag naranasan ng sinaunang tao ang mas mataas na dimension, sinasabi nila na ito'y napakagandang lugar, ito ay langit, ito ay paraiso. Ang konsepto na meron tayo sa langit, sa paraiso, ng lahat ng mga iba't ibang mga reliyon sa daigdig ay nagsasalarawan ng karanasan ng mga sinaunang tao sa mas mataas na dimension. Sa awit 19:1-14, ang paglilikha at ang kadikalaan ng Diyos, kata ni David, upang awitin ng punong mga awit. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakikita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi,
pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggat sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan, sumisikat, lumulubog sa kanluran. Walang makakapagtago sa init nitong taglay. Sa Genesis 1:31, ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag at nagkaroon na. Nasiraya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niya ang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y maghiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari na ito. Tinawag niya itong lupa, ang tuyong bahagi at ang dagat naman ang nagsama-sama ang tubig. Nasiyansiya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkakaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyansiya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At ganun nga nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay liwanag sa daigdig. Tumanglaw kong araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiya ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon sa tubig na maraming baga na may buhay at magkakaroon din mga ibon sa iyong papawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiya ng Diyos na ito'y mamasdan. Pinagpala niya mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ng karagatan. Magpakarami rin mga ibon at punuin ng daigdig. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, yun ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mahilap, malalaki at maliliit. At gayon nga nangyari, ginawa nga niya ang lahat ng ito na siyansiya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, lilikhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila mga mahala sa isda, sa mga ibon sa inipapawid at sa lahat ng hayop maging... We'll be right back.
ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa alimaw at sa uwad na propeta. Magkakasama-sama silang pahirapan araw at gabi magpakailaman. Ang huling paghukom. Patapos nito nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hama, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa rin ng kamatayan at ng degdeg ang mga patay na ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. At tapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sa pahayag 14:1-20 ang awit ng mga pagtubos. Tumingin ako at nakita kong kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang 144,000 na tao. Nakasulat sa kanilang loob ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinilakan ng mga alon sa dagat at dagundong ng pulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga alpa. Sila ay maawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makakaunaw sa awit na yung kundi ang 144,000 na tinubos mula sa isang libutan. Ito ang mga lalaki na nanatiling malinis, hindi nagkaroon ng anumang kaugnay sa mga babae, sumunod sila sa kordero saan man sila mapunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ang tatlong anghel. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at hatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghahatol. Sambayin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Sumunod naman ang kilawang anghel na nagsasabi, bumagsak na makapangyari ang Babylonia. Pinainom niya lahat ng tao ng alak ng kanyang kahalayan. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas, sino man sumamba sa halimaw sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo sa kamay, ay painumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halang binusok kopa ang kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at supre sa harapan ng mga banal na anghel at mga kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay maglalaglag magpakilaman araw at gabi, ay maghihirap na walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at kanyang larawan at mga natataka ng kanyang pangalan. Kailangan magpakatatag ang mga inihirang ng Diyos, ang mga sumunod sa utos ng Diyos ay mananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang sinig na nagsasabi, sulat mo mula ngayon mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatay. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang papatunay sa kanilang katapatan. Ang pag-aani. Tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap na nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak ng isang matalim na karik. Sa pangangin lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita na nakaupo sa ulap. Gamitin mo ang iyong karik. Gumapas ka sapagkat panahon na hinog na ang anin sa lupa. Ginamit nga na nakaupo sa ulap ang ganyang karik at ginapas ang dapat anin sa lupa. At isa pang anghel na nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din itong matalas, matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya na mamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo ito, ang iyong karit, anihin mo ang uba sa lahat ng ubasan sa lupa. Sapagkat hibog na mga ito, kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inanin mga ubas at tinihagi sa pisaan. Ang mga pisaan ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ang dugo. Ang lawak ng bayan umabot hanggang 300 km at ang lalim ay sintas nga sa nguso ng kabayo. Kaya ang konsepto ng langit at impyerno
ay ang pagsasalaraw ng mga sinuunang tao na nagpapaliwanag ng kanilang mga karanasan sa mas mataas at mas mababang mga dimensyon. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pisika na namamahala sa emosyon o paggalaw, ang isa sa mga kagiling-giling na bagay ang mga paggalaw na ating nararanasan sa pisikal na mundo na kung manggagaling sa isang lugar at papunta sa isang lugar, nagagawa natin ang paglipat maging sa astral na mundo sa pamamagitan ng ating kagustuhan o kalooban. Sa halip na isang pisikal na paglalakad, nagagawa ito sa pamamagitan ng pisikal na paglalakbay. Bagamat tayo ay nakatali sa tatlong mga dimension ng taas, haba, lapad, nakatali sa oras at distansya, hindi maaaring iiwalay sa atin kung ano ang pagkakaiba sa pagitan mo na nandito at ikaw na nasa ibang lugar maliban sa oras na kinakailangan upang makarating mula rito papunta sa ibang lugar sa pamamagitan ng astral na paglalakbay. Kapag tinanggal mo ang oras sa labas ng ekwasyon, isang bagay na interesante mangyayari. Walang konsepto ng oras. Lahat ng bagay ay umiiral sa parehong punto sa eksaktong parehong espasyo. Walang oras sa mundo ng astral maging sa astral na kalagayan. Kaya ang simpleng pagpunta mo rito, papunta roon, simpleng naisin kung saan mo gustong pumunta ay makakapunta ka mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar sa pamamagitan ng kagustuhan o pagnanais. Napapabilis lang ito kung sanay na mag-meditate at gumamit ng makapangyarihang mga orasyon kaysa sa physical na maglakad kung saan inanais mong makarating. Ito ang astral na paglalakbay. Maaari kang tumagos sa matitigas na bagay at maglakbay sa malalayong distansya sa isang iglap kapag ikaw nasa astral na mundo. Kung nais mong maging biglang nasa bundok banahaw, madali mo lamang itong magagawa. Ipako o ipokus ang iyong kaisipan sa lugar na iyon at pagpunta doon, agad-agad, meron siyang sensasyon ng mabilis na paggalaw at pagkatapos biglang nakarating ka na sa lokasyon. Dahil wala tayong konsepto ng oras, maging konsepto ng distansya ay nababago. Ang iba't ibang mga batas sa ating nararanasan sa astral na mundo, dahil natatandaan natin na galing tayo sa astral na mundo, sa bawat oras na nakatulog tayo, ang iba't ibang mga batas na naranasan natin doon ay nasasalaysay sa mga pultong ng mga klasikong nakakabangungot na senaryo na pamilyar sa lahat ng mga tao. Kakailangan nakashield bago matulog o pabang maglalakbay sa astral na mundo kasama ang mga warrior angels bilang escorts, dapat na alam ang mga sikretong rituals at orasyon. Kaya sa awit, may 91:1-16, siyang naghahangad ng pagkukupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Mugkat, tahanan, ikaw ang aking Diyos. Ang Diyos na tanging kong pinagtitiwalaan, ikay liligtas niya sa panganib, sa umang na bitag. Akat ano pang mabigat na salwag di ka magdaranas, lulukuban niya sa lilin ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ligtas, ingatan niya, ipagsasanggalan, pagkat siya'y tapat." Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anong bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong manamasdan, iyong masasama ang makikita mong pinarurusahan. Sapagkat ang Diyos ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasa. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel. Sila ang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas ng hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matatalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabaksik, hindi ka maano sa mga serpenteng leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilay ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibiyang ko't gagantin pala ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatalunguhin nila'y kaligtasan. Halimbawa, kapag ikaw ay may panaginip na nahuhulog ka, halos lahat ng tao ay nakaranas ng managinip na parang nahuhulog siya sa kawalan. Isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yun ay dahil ang ating mga physical na katawan sa ating kaisipan ay nasanay sa konsepto ng gravity, gravidad o yung bigat ng katawan mo. Kapag meron tayong karanasan sa astral na kaharian, sa ating mga panaginip, walang gravity doon. Kaya biglang mararamdaman natin na tayo ay parang lumulutang o nahuhulog na parang may mali. Maaaring palagay natin nararamdaman na nahuhulog tayo ng sa walang hangganan o walang katapusan. Pero maaari rin naman natin gawin ang kabaliktaran. Minsan nananaginip tayo, alam ko, naranasan nyo na rin yan. Kung saan lumilipad ka o lumulutang sa ibabaw ng lungsod o ng iyong bahay. Isa pang klasikong senaryo ng bangungot ay ang sitwasyon na hindi ka makatakbo habang nananaginip at natatakot. Lahat tayo ay nakaranas na parang may umahabol sa atin sa panaginip, ngunit hindi natin may galaw ang ating mga paatita. Hindi natin makuha ang tumakas at makalayo. Isa sa mga bagay na nangyayari sa ganong senaryo ay ang iyong utak ay magsisimulang magpanik dahil sa ikaw ay natatakot habang nasa astral na mundo. Sinusubukan mong tumakbo, itakbo ang iyong mga paa, ngunit hindi mo ito maitapak at wala kang tatapakan dahil ang iyong astral na katawan ay hindi isang katawan na may laman at buto. Kaya hindi magkakaroon ng koneksyon ang iyong utak, kaya nararanasan mo ang panik tulad ng hindi ka makakilos na para kang naninigas. Isa pang klasikong senaryo ay kung hindi mo maigalaw ang iyong mga paa, hindi ka makaali sa lupa, hindi ka makakyat ng hagdan. Dahil ang iyong paa, hindi mo maigalaw o nararamdaman mo ng ikaw ay lumulubo, yan ay magkakaugnay na konsepto. Ito ay paraan ng mga bagay na makikipag-ugnay sa mundo ng astral o tumatagos ka sa matitigas na bagay. Lumalagpas ang iyong kamay sa matitigas na bagay. Tumatagos ka sa pader na lumulutang pang pababa sa sahig at tumataas sa kesame. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto upang tunay na maunawaan mo ang tungkol sa astral na kalagayan ay ang astral na mundo ay tumutugon sa ating mga iniisip. Ang ating iniisip ay nalilikha doon. Ngayon, yan ay hindi mangyayari sa physical na mundo kahit na anong iyong iniisip. Ngayon, ang iyong kwarto ay hindi nagbabago at palaging andon ang itsura, ang mga saloobin at pantasya at mga imahe o anumpamang mga iyong iniisip, sila ay umiiral lamang sa tabing ng iyong kaisipan. Isa sa tunay na mahalagang bagay na dapat na maunawaan sa astral, dito nalilika ang iyong iniisip. Ang mga bagay sa mundo ng astral, ang enerhiya na umaalinsunod sa pag-iisip, kaya kung ano ang iniisip mo sa astral ay nagiging ang iyong kaisipan sa ngayon. Kung ano ang iniisip mo sa mundo ng astral, ito ang iyong magiging realidad. Ito ang dahilan kung bakit kapag nakatulog ka nang may iniisip sa iyong diwa at ito'y nakakabahala, hindi katakatakang ito rin ang iyong mapanaginipan sa gabi. Yan dahil lang kapag natulog ka sa gabi at iniisip mo ang isang tao, iniisip mo ang isang lugar, hindi katakatakang managinip ka na dawit sila o napanaginipan ng lugar. Dahil kapag pinasok mo ang mundo ng astral, nang may iniisip sa iyong isip, yun ang senaryo na magiging iyong realidad. Kaya kapag ang tao ay nananaginip sa astral ng mundo, ito'y katulad ng ang lahat ng tao ay merong kanya-kanyang sariling suot na helmet ng birtud ng katotohanan na pinalilipad lamang sa kung anong nais niyang makita sa kanyang harapan. Ang iyong mga panaginip ay karaniwang ang iyong sariling mga projection sa astral na mundo, sa lungat, sa tunay na karanasan sa astral.
Bahagi ng proseso sa astral projection ay pag-aaral na tanggalin ang suot-suot na helmet ng virtual ng katotohanan upang maaari nating makita ang realidad sa astral ng mundo, hindi kung ano ang iniisip natin na dapat makita, sapagkat ibang realidad ng katotohanan sa astral ng mundo. Kaya iyan ay isang mahalagang aspeto upang maunawaan ang tungkol sa astral ng mundo, na kung ang iyong iniisip, ang iyong ninanais, ang iyong mga pinatatakutan, ang iyong ginugusto, ang iyong mga pantasya, sila ang iyong mararanasang realidad doon. Ang karaniwang iniisip na tao ay nasa 30,000 to 40,000 ng mga idea sa loob ng isang araw, kung saan ito ay isang pares sa bawat segundo. Yan ang dahilan kung bakit ang iyong mga panaginip ay minsan magulo at nag-aagawan, dahil nga 30 to 40,000 na ideas ang biglang lumilitaw sa iyong harapan. Biglang nahayag sa iyong mga panaginip kung ano ang iyong iniisip, halos yun din ang iyong mapapanaginipan sa mundo ng astral. Sa araw, umiiral ang mga ito sa tabi ng iyong isip. Ngunit sa gabi, kapag nakatulog ka na at nakarating ka sa astral ng mundo, lahat ng mga bagay na iyong iniisip ay nagiging realidad na inaasahan sa harap ng iyong sarili. Lahat ng iba't iba mga nakakompetensya mga iniisip ay naglalaban-laban para sa iyong atensyon. Yan ang dahilan kung bakit minsan ang ating mga panaginip ay hindi pangkaraniwan, mapanganib at walang tiyak na layunin, dahil sa magkakasalungat ng mga eksena at mga kaganapan ang nasa ating kaisipan. Kaya importante manuwaan kung ano ang ipinamukala sa ating walang kamalayang kaisipan. Ito ay nagiging bahagi ng astral na mundo. Kaya ang ating mga panaginip na nagiging karanasan pa sa astral na mundo ay ginagamit ng mga psychiatrists or psychologists kapag sila makikipag-usap sa isang taong papagamot. Isa sa bagay na kanilang tatanungin sa'yo ay tungkol sa iyong mga panaginip. Ikwento mo nga sa akin ang iyong mga panaginip na iyong natatandaan. Ano pinakaunang-una panaginipan na iyong natatandaan mula ng iyong pagkabata? Meron ka bang panaginip na nauulit? Ano ang pinakamatingkad mong panaginip na iyong natatandaan? Alam ng mga psychiatrists at psychologists na ang mga karanasan na meron ka sa iyong mga panaginip ay maring maging isang bintana sa iyong walang kamalayang kaisipan. Ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap, lahat ng iyan ay maring manifesto o talaan na dumadaan sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Kaya mahalagang tandaan natin na ang ating mga iniisip ay nagiging realidad. Maraming beses ang iyong mga panaginip ay simpleng ang iyong mga iniisip na nagmamanifest sa harapan mo sa astral na mundo. Kaya rito sa Genesis 41, piniliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Pharaoh. Pagkaraan ng 2 taon, ang Pharaoh naman ang nanaginip. Napanaginipan niya siya ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang anong-anoy, may 7 magagandang matatawang bakang umahon sa ilog at nangingahin ng damo. Umahon din mula sa ilog ngayon ng 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka at nagising ang Pharaoh. Nakatulog siya muli at nanaginip niya naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang butil ito. Pataas may sumibol na 7 uhay ang mga payat at diyo ang mga butil. Dahil sa hampas ng hangin sila nga, kinain ang mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang Pharaoh. Noon niya na lamang siya pala nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya pinatawag niya lahat ng mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Egypto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip. Ngunit isa may wala makapagpaliwanag sa kalugan ng mga ito. Lumapit sa Pharaoh ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Na magalit po kaya sa amin ng 7 panadero, ng punong panadero, at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanog, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebrew na alipin ang kapitan ng mga tanog ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip." Sinabi po niyang,
ako'y makababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ng kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng paraon si Jose. Nang may labas na sa bilangguan, siya nag-ahit, nagbihis at kagad umarap sa hari. Sinabi ng paraon sa kanya, ako'y nanaginip. Ngunit walang makapagsabi sa akin ng kalugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siya magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Sinabi ng paraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog nilo. May pitong magaganda at matatabang bakang umaw sa ilog at nanginain. Walang ano ni pitong mga payat na baka, pinakapangit na nakita ko sa bumi ito, umaw hindi sa ilog. Kinain ng mga payat ng matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ng matataba, yun pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong natulog at nanaginip na naman. May nakita akong pitong buhay sa isang puno ng trigo na itik ng hinog na butil. Sa puno rin riyon, may sumubol na pitong buhay, ngunit lanta. Napakapayat ng mga buti at inuyo ng hangin silangan. Kinain ng mga payat na uhay matataba. Sinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng dalawang panaginip, sabi Jose. Pinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka ay pitong taon. Yan din po ang kahulugan ng pitong uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong pitong payat na bagat, ang pitong uhay na payat, ang mga butil ay pitong taon ng taggutom. Gaya na sinasabi ko sa inyo, yan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng pitong taon kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman ito ay pitong taon ng taggutom at dahil sa kapinsalang dudulit nito, malilimutan na sa Ehipto ang mga nagdaang panahon ng kasaganahan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. Dalawang ulit po ang inyong panaginip, mahal na paraon. Upang ipalam sa inyo na itinakda ng Diyos ang mga bagay na ito at malapit na niya itong siya gawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siya mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikong na ikalimang bahagi ng lahat ng aanin sa loob ng pitong taong kasaganaan. Lahat ng inanin buti sa panahon iyon ay dapat ipunin. Ikamalig sa mga lungsod at pabantayan mabuti. Bigyan ninyo ng mga kapangyarihan ng mga tagalikong upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay lalaan para sa pitong taong taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mayayaman ang mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo maghahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kaya sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. At ngayon, nilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Paraon sa kanyang daliriang tsingtsing ng pantatak at sinuti yung kay Jose. Biniisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwinta sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod, pandangal na nauna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo. So ngayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng paraon kay Jose, ako ang paraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang paintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan sa Penak Panay at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potipera, ang pare sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa paraon. Pagkalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto
Pitong taon nag-ani ng sagana ang buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain hinani sa palibot nito. Ang naipon niyang tirigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niya Maneses, ang panganay, sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naghihirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang pinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkaloob ako ng Diyos ng mga anak sa lupay ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan ng Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutong tulad ng sinabi ni Jose. Sa buong Ehipto may pagkain, samantalang tagutong sa ibang bansa. Nang wala nang makain ng mamamayan, sila dumaing sa paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Paluban ang paluban ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Kaya sa Genesis 37, minsan na naginip si Jose at lalong namuwi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sinabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid ng nagmibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at tungkol sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mong bang sabihin na maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nananginig muli si Jose at sinalaysay sa kanya mga kapatid ang ganito, nakita ko ang aking panaginip na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay umuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Ano hindi mo sabihin? Tanong ng ama. Kami na yung ina mga kapatid ay umuko sa harapan mo. Hinggit na hinggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip na lang mabuti ng kanyang ama mga bagay na ito. Pinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawa ng kanyang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, umayak at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo ko sila, nasa mabuting kalagayan. Patas bumalik ka agad na malaman ko. Lumagi niya si Jose mula sa libis ng Hebron na nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapasyal ng aming kawan, sagot niya. Saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinikoy sa dotan pumunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito, nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinig, patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya ay sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag natin patayin, huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, inubad nila mahabang damit nito na may manggas at hinuhulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang isang pangkat ng malitang mula sa Gilad. Ang kanilang mga kamelyo ay may karga mga gagawin pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatay natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y pagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman, dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo, kaya nang may dumamang mga ngalakal na Medianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 2 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Pagdating ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na rin si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit, lumapit siya sa kanyang mga kapatid at sabi, wala na sa balon si Jose, anong gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang inubad na damit ni Jose. Pagkatapos dinala ito sa kanilang amang sinabi, nakita ko po ang damit na ito, tingnan ninyo kung ito ang isa sa mahal niyong anak. Nakilala agad ang damit,
Kanya nga ito, pinatay ng mababangis na hayop ang anak ko. Piyong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niya ng damit at nagsuot ng damit pangluksa. Pinagluksa niya ng mahabang panahon nangyari sa kanyang anak. Inariw siya ng lahat ng mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimigati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga batay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Egypto, ipinagbili si Jose ng mga Medianita kay Potipar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng tanod sa palasyo. Kaya pag binaligtad niya istorya, yan ang nangyari kay Jose bago siya nakakapag-interpret ng dreams, kaya siya nagustuhan ng paraon at naging gobernador. Sa Mateo naman 1, ito ang naganap ng ipinanganak si Yesu Cristo. Si Maria, na kanyang ang ina, at si Jose ay nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa, ay ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria. Bilalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa panaginip sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya mula sa Espiritu Santo, magsisilang siya ng isang batang lalaki. At Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat nito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan niyo, magliliyan isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagan itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinulod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga pinangalan ni Jose sa sanggol. Sa mga kwento ng Biblia tungkol kay Jose, at ang usin ng matandang tipan ay sa panaginip dumadaan ang mensahe. Nagkakaroon ng astral projection at naiintindihan ng mensahe sa mas mataas na level ng dimension. Kaya napaka-importante na ilista natin ang mga panaginip sapagkat ito ay mayroong mga mensahe na ibinibigay natin sa atin upang magamit sa ating kasalukuyang buhay. Ngayon, may dalawang paraan upang aktwal na makapag-project sa astral na mundo na gustong malaman ng lahat ang tungkol sa kung ano ito at ang lahat ng mga bagay tungkol rito. Paano ba tayo makakarating sa astral na mundo at paano talaga natin magagawa ito? Meron dalawang mga paraan na maaari natin gawin upang makapag-astral project. Ang unang paraan ay ang matulog sa isang gising na kamalayan. Waking consciousness. Natutulog ka sa waking consciousness sa panahon ng panaginip. Ito'y tinatawag ng karamihang tao na maningning na panaginip. Tuwing gabi, kapag tayo natutulog, pumupunta tayo sa astral ng mundo. Tayo ay nandun, hindi nga lang natin alam kung saan tayo dahil tayo ay busy, nakatali sa ilusyon na pinuproject natin sa ating sarili. Tayo ay busy at ang walang kaugnayang agos ng pag-iisip ay lumilipad sa pamamagitan ng ating mga isip. Ngunit ang maaaring talagang mangyari paminsan-minsan ay maaari natin biglang mapagtanto na hindi tayo nasa physical na katawan. Maaaring biglang nating maunawaan ang kamalayan na may isang bagay na hindi tama. May isang bagay na kakaiba na tayo ay wala na sa ating physical na katawan. May isang bagay na nagbago at iyan ang maningning na panaginip. Ang pagiging nasa astral na mundo habang ikaw natutulog, noon ay kinikilala mo na wala ka na sa iyong physical na katawan at ikaw wala na sa physical na mundo. At ang iba pang mga paraan upang makapag-project sa astral na mundo ay isang pagpapasya o may kamalayang pag-project sa astral ng may iba't ibang diskarte ng meditasyon. Kilala rin bilang ang panglabas na karanasan ng katawan o out-of-the-body experience. Ito ay maaari rin mangyari sa pamamagitan ng physical na pagkabalisa
tulad ng mga taong nakaranas ng malubhang aksidente o pinsala at bagay-bagay na tulad niyan. Madalas naulat na naranasan na nila ang pagiging nasa labas ng pisikal na katawan na nahuhulog sa kanyang sariling katawan habang nasa ospital. Habang pinanunod ang operasyon, bumaba ang kanilang astral na katawan o pinanunod nila ang kanilang sarili habang dinadala sa ambulansya o lumulutang sa itaas habang pinanunod ang walang malay niyang katawan. Yun ang out of the body experience. Pag may sudden accident, nakikita mo ikaw pala yung na-aksidente. Umaalis na yung kaluluwa mo sa iyong physical body. Kaya kung alam mo yung mga sikretong orasyon, kaya mong mapabalik, kaya mong makiusap sa Diyos, kaya mong humiling sa mga anghel na makabalik ka at madagdagan pa ang iyong buhay. Lalo na kung meron ka pang higher purpose ng pagtulong sa kapwa mo. Hindi ka kukunin agad kung meron kang mas mataas na gagawin sa mundo at hindi ka ordinaryong tao. Sa bandang huli, ito hindi rin mahalaga dahil pareha silang makakakuha ng parehong resulta. Makakarating din sa astral na mundo ng may kamalayan. Ang pinakamadaling paraan upang makarating sa astral na mundo ay unang pamamaraan ang matulog. Pinakamadali dahil ikaw ay nandun, kailangan mo na lamang malaman na ikaw ay nasa astral na mundo. At ngayon, tinitingnan natin ang ilang mga maliliit na tips at diskarte na maaari natin gamitin upang matrigger ang maningning na estado ng panaginip. Ilang mga simple at practical na pamamaraan ng naging napaka-epektibo kung maaari mong isama ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang may kamalayang projection, may consciousness na projection, ay medyo mahirap dahil kailangan mong matutunan ilagay ang iyong physical na katawan sa isang tiyak na estado na magbibigay daan para mabuksan ka sa astral na mundo. Ang unang paraan ay medyo simple dahil ikaw yung nandun gabi-gabi, kailangan lang natin na malaman kung paano gisingin ang ating sarili at mapagtanto na tayo nasa astral na mundo. Ang ikalawa ay medyo mas mahirap dahil ito ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng pagsasanay sa meditasyon. Upang makuha ng ating kaisipan at katawan ang isang estado na makakatulong sa aktwal na pag-alis sa pisikal na katawan. Kung lilingon tayo at titignan ang mga konsepto ng mga panaginip, sa makatwid tulad ng nasabi na natin, ang mga panaginip ay simpleng alaala ng mga karanasan na meron tayo sa astral na mundo. Kapag tayo ay may panaginip, ang lahat ng ating naaalala ay ang lahat ng bagay na ginawa natin ng gabing iyon sa astral na mundo. Sa panahon ng pagtulog, tayo ay kumikilos at naglalakbay sa astral na katawan. Ito ang nangyayari sa lahat ng tao kahit hindi mo matanda ng iyong panaginip. Sa bawat gabi, kapag ang iyong physical na katawan ay nakatulog, ikaw ay umalis papunta sa astral na mundo, sa iba't ibang mga dimension, sa isang lugar na may iba't ibang mga batas ng mga bagay tulad ng walang gravity o bigat, walang konsepto ng oras. Maaari mong patunayan ito sa iyong sarili. Lahat ng tao ay nakakagawa nito. Ikaw ay nakaidlip at pagkatapos ay nakatulog sa sofa at natutulog ka ng halos 15 hanggang 20 minutos. Ngunit nagkaroon ka ng isang mahabang panaginip na tila mahaba kaysa sa oras na ikaw ay physical na nakatulog. Ito ay dahil kapag ikaw ay nakatulog, pumapasok ka sa astral na mundo na kung saan dito ay walang umiiral na oras. Mas maganda ang karanasan mo rito kaysa sa gising na buhay dahil walang oras na dapat kang magmadali. Kaya kung nakatulog ka ng 15 minuto, ngunit nagkaroon ka ng isang panaginip na parang 10 oras o misa na isang araw. Kaya ang sikreto ay ang tandaan mo ang iyong mga panaginip dahil minsan hindi natin laging natatandaan ang mga detalye o maaaring natandaan natin ng konti at piraso, ngunit hindi natin matandaan ang buong karanasan. Merong mga tao na natatandaan ang kanilang mga panaginip kahit 10 pang iba't ibang panaginip sa bawat gabi. Meron din namang mga tao
na hindi matanda ng mga panaginip. Kahit kagabi lang natulog, depende talaga ang mga ito kung sino tayo at kung nagsikap tayong pag-aralan ang astral na mundo. Sa panahon ng ating pagtulog, ang ating nakatagong kamalayan ay aktibo. Ito ay binubuo ng mga 30,000 hanggang 40,000 mga pag-iisip na nakuha natin habang tayo ay gising sa araw na nag-iisip. Habang tayo ay gising sa araw, makikita natin ang ating atensyon ay patuloy na hati sa pagitan ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng ating hinaharap. Ganun din ang nangyayari sa gabi, kaya yan ang dahilan kung bakit ang karamihan sa ating mga panaginip ay punong-puno ng mga simbolismo at nagiging mahirap maintindihan. Yan ang dahilan kung bakit ang karamihan ng ating mga karanasan sa panaginip ay tila hindi magkakaugnay. Maraming uri ng mga simbolismo ng iba't ibang nagbabagong mga senaryo. Mga mabibilis na pagpapalit ng mga tao na dumarating at umalis at kuminsan ay para talagang may kaguluhan. Karamihan ng mga iyan ay ang lingway ng mga nakatagong kamalayan o kaisipan na hindi huminto. Dito sa bilang 12:1-16, nag-uusap si Miriam at Aaron laban kay Moses. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita na laban kay Moses dahil sa babaeng kuisita na kanyang pinakasalan sapagkat siya nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita ang Diyos? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ng Diyos ang usapan nilang ito. Si Moses naman ay isang tama pagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito tinawag ng Diyos si Moses, Aaron at Miriam. Sinabi niya, mapunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Diyos ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sila, Aaron at Miriam. Paglapit niya, sinabi niya, pakinggan ninyo sasabihin ko. Kung ang sino man nais kong piliing propeta, nagpapakita ko sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kakaibang ginawa ko kay Moses, sapagkit pinagkatiwala ko sa kanya aking buong sambayang Israel. Kinausap ko siya ng harap-harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa malinaw na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa akin ngayon. Bakit hindi man lang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila ang Diyos at siya'y umalis. Nang nawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayang matulad siya sa isang buhay na patay para ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Kaya nakiusap si Moises sa Diyos, O Diyos, pagalingin mo po sana si Miriam. Ngunit ang sagot ng Diyos, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahiyan? Hayaanin niyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam may 7 araw na nasa labas ng kampo, hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Mula sa Haseroth, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang nagparang ay pagkatampo sila. Sa gawa dos, ang pagdating ng Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecost. Walang ano na yung maingay na nagmumula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong ng datingan ng maraming tao, namangha sila sapagkat nagsalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga-Parthia
Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga Priya, Pamphylia, Egypto at mga lupay ng Libya na malapit sa bayan ng Sirene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga hindi na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Kreta at Arabia din. Paano sila makakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahanghang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang naunawa na nangyari kahit nagtanungan sila ano kahulugan nito. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing ang mga yan, ang sermon ni Pedro. Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga Judea at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay nyo. Alas 9 pa lang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo katuparang ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataan lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong yun, ibubuhos rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki man ang babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong yun, lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Karaniwan kapag tayo ay nananaginip, tayo ay nagpo-project ng ating nakatagong kamalayan papunta sa astral na mundo. Natatandaan natin na astral na mundo ay umaayon sa ating iniisip, kaya ang karamihang nangyayari sa atin sa pamamagitan ng panaginip ay magagamit natin bilang bintana sa ating nakatagong kamalayan. Tulad ng kapag tayo ay nananaginip ng gising o tayo ay may daydreaming sa araw, ang ating natutulog na kamalayan ay patuloy na nananaginip ng gising. Ang tawag rito ay daydreaming. At sa gabi, sa astral na mundo, ang pagkakaiba lamang ay ang ating mga iniisip, ang ating mga alaala, ang ating mga hinahangad, ang ating mga alalahanin, ang ating mga pantasya, ang ating mga takot. Lahat ng ito ay pumapasok sa iyong kaisipan. At sa iyong mga panaginip, ito ay nagiging iyong realidad na iyong nakikita. Lahat ng bagay ay nagiging realidad sa astral na mundo. Kung ano ang iyong nararanasan sa iyong mga panaginip, kapag ikaw ay nagpunta sa astral na mundo, matatagpuan mo mga tao na iyong kilala at yun ay posible. Dito sa Daniel 2:1-49, ang panaginip ni Nabucodonosor. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip, kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, pinatawag niya ang lahat ng salamangkero, engkantador, mangkukulam at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Paliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaiko, o mabuhay ang hari. Sasabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipapawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantipalaan ko kayo at paparangalan ko kayo. Kahit sabihin na ninyo at paliwanag sa akin ang aking panaginip. Muli silang sumagot, mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin. Sinabi naman ng hari, alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo.
naiisang hatol ninyo kapag hindi nyo no, nasabit na paliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwala may papaliwanag nga ninyo iyon. Sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig na nakakagawa ng inuutos ninyo. Wala ring hari, ganun man ang kapangyarihan niya, na nag-uutos ng ganyan sa sino man sa lamang kero manghula o astrologo. Napakahirap gawin ang inuutos ninyo. Mga Diyos lamang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Dahil sa sagot na ito, nagalit ng gustong hari. Kaya ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Sa klaw ng kautosan ito, ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Inihayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip. Kaya maingat na kinausap ni Daniel si Ariok, ang kapitan ng mga tanod ng hari, na siyang inutusan upang patayin ang matatalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, bakit po nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari? Sinabi naman sa kanya ni Ariok ang dahilan. Dahil dito nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap, nagbigyan pa siya ng panahon at paliliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, muwi si Daniel at sinabi niya, kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niya magsama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nung gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, ay pinahayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya pinuri niya ang Diyos ng kalangitan, sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihan lubos. Siyang nakakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagak at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Nagahayag ng mga lihim at kahiwagaan na katatalos sa mga nasa kadiliman sapagat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinapasalamatan o Diyos ng aking mga magulang dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayon binibigay ninyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari aming pinapaalam. Pinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Otas bumalik si Daniel kay Ariok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia. Sinabi niya, huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Dali-daling iniharap ni Ariok si Daniel sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Siya po ang makakapagpaliwanag sa inyong panaginip. Si Daniel na tinawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag na sinumang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit meron pong isang Diyos sa kalangitan na nagahayag ng mga hiwaga at pinakita niya sa haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo natutulog, mahal na hari. Ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa inaharap at ipinapailang ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay pinalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag sa inyo ito at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong kaisipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyanam at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan nyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa na rebulto at nadurog ang mga paa. At pagkatapos nadurog din lahat ng bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito
at tinangay ng hangin at walang nakita na iwan kahit baka. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok at pumuno sa buong mundo. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng mga tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong bintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Patas lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad na nagagawa ng bakal, dudurugin ang kaharian ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ang nakita niyo mga paa na yari sa bakal at butik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit malanatili ang tigas ng bakal sapagat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng pangyari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi ng marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasama ng magkaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring pagaluin ng bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatagtag ng isang kaharian hindi may babaksak kailanman at masasakop ninyo man. Dudurugin ito at ganap na mawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman kaya't hindi na makakabang ang mga ngayon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak na bato na dumurog sa ribulto, yari sa bakal, putik, tansyo, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyari sa inanap, hinaharap, ay pinapalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Binanting palaan ni si Daniel. Lumukot si Haring Nabucodonosor, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, inutos niya ang handugan nito ng insensyo at ipabang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos. At Panginoon ng mga hari, siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa niyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat mga tagapahay ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya makapanatili sa palasyo ng hari. Ang pangitain ni Daniel tungkol sa apat na haliwa, Daniel 7:1-28. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malalakas na hangin ng malaking dagat. Mula sa dagat ay may umang apat na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit ang mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayo parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paan lamang nito sa uli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito ay may apat na pakpak sa likod tulad ng sa ibon. Apat din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ikaapat na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Baka lang ipin ito at niluluray ang anong makalat at tinatapakan ang matira ni doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagat ito ay may sampung sungay. Pinagmasdan ko mabuti ang mga sungay at nakita ko may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay na bunot upang magkaroon ng buwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad ng tao na may bibig ng nagsasalita na sobrang kayabangan. Ang pangit na yun tungkol sa nabubuhay magpakailanman. Habang nakatingin ako, merong naglagay ng mga ng trono. Naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman.
puting-puting kanyang kasuotan at din-din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaling mula sa kanya. Pinaglingkuran siya ng milyong-milyon bukod pa sa daang-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Gumanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ng mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangan, sinabi ng sungay muli, kung tumingin ay nakitang pintay ang kaapat na hayop at inaalis ito sa apoy. Ang iba ng mga halimaw ay inalisan ang kapangyarihan ngunit binigyan ng panahon mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa halapap, sa langit, ang parang isang tao. Lumapit siya, nabubuhay, magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng mga tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya hindi magwawakas at ang kanyang kaharian hindi mawawasak. Ang kahulugan ng mga pangitain. Akong si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitain niyo. Kaya't nilapit ko ito sa isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksiyan. Pinaliwanag naman niya mga ito sa akin. Sabi niya, ang apat na halimaw ay apat na kaharian lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga hinirang ng kataas-taas ng Diyos ang binigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw sapagat malaki ang kaibahan nito sa tatlo. At dahil nakakatakot ang anyo nito, baka lamang yung pinatansyo mga panga, dinudurog nito sa kanilululok ang lahat ng abutan at tinatapakan ng matira. Hinangad ko rin malaman ang kahulugan ng sampung sungay at ang kahulugan ng isang sungay na tumuwad ng indelan para mabunot ang tatlo. Gusto ko rin malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig na sungay na sobrang kayabangan at ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito ay mas malaki kaysa sa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilubid ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakalaman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taas ng Diyos. Dumating araw para sa ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurapan at dudurugin ito ang buong daigdig. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari ng kaharian ito. Sa gitna nila ay lilitaw ang isa sa kanila. Sa kaiba sa mga nauna at tatlong hari ang kanyang pababaksakin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Tatangkay niyang baguhin ang kautusan at magmatakdang kapahungan. Ang mga hinirang ng Diyos ay papailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya ay hatulan, kukunin sa kanyang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay bibigay sa mga hinirang ng kataas-taas ng Diyos. Sila ay maghahari magpakailan na maglilingkod at susunod sa kanila lahat ng kaharian. Dito natapos ang Panginoon, pangitain. Akong si Daniel ay lubang na bahala at namutla sa takot. Sinarili ko na lamang ang mga bagay nito. Maaari mong matakpuan ang mga tao sa astral na mundo at kapag nakita mo sila doon sa astral na mundo, sila ay literal na katulad ng sleepwalker, katulad ng kung ang iyong kasama sa kwarto o ka-roommate na naglalakad habang tulog, hindi niya alam naglalakad siya sa pasilyo, naglalakad siya ng paikot-ikot sa paligid ng bahay. Ganyan din ang nangyayari sa astral. Kapag nakita mo ang iyong kaibigan na natutulog at nagpo-project, kumikilos siya sa parehong paraan, hindi mo nakikita kung ano ang kanyang nakikita. Siya ang nakakakilala ng kanyang sariling realidad na nasa kanyang harapan at hindi mo magagawang makita kaya sila ay gumagalaw sa paligid tulad ng isang sleepwalker na naglalakad ng tulog. Ganon din ang nangyayari sa taong kamakailan lang ay namatay. Kapag tayo namatay dito, mula tayo sa astral na mundo, na pupunta kasama ang ating kamalayan. Kaya sa mas mataas na technique tungkol sa astral projection, may mga bagay na posible. Maaari nating makita ang taong kamakailan lamang namatay at atin silang mabibisita.
nakikipag-ugnayan tayo sa kanila sa astral na mundo. Ano ba ang panaginip? Ang maningning na panaginip ay nangyayari kapag tayo ay may kamalayan sa ating astral na katawan at nalalaman natin na tayo ay nananaginip. Ito ay katulad ng isang switch na pumipitik at lumilipat na parang biglang may isang hindi pangkaraniwang pakiramdam sa kinaroroonan o kamalayan at naitindihan mo pa parang nakalayo ang iyong physical na katawan. Napag-alaman mo na ang iyong physical na katawan ay wala na sa kama at ito'y nagagala at ikaw'y nasa ibang lugar sa paligid na nasa ibang katawan. Dahil tayo ay may kamalayan sa ating panaginip, itigil na ang walang katapusang proseso ng pag-iisip na gumugulo sa atin. Ihinto ang paggamit ng helmet na hindi makatotong realidad at makikita ang tunay na realidad sa astral. Iyon ang dahilan kung bakit ang astral na projection ay isang kawili-wiling technique. Dahil maaari nating isara ang ating kaisipan mula sa pag-iisip ng walang tiyak at layuning kaisipan at madama ang realidad sa astral na mundo at maaari tayong makipag-ugnay sa dimension iyon. Maaari nating malaman kung paano gumagana ang dimension ito. Tandaan na tayo ay nasa labas ng oras na maaari nating bisitahin ang anumang punto ng ating sariling kasaysayan. Nakaraang buhay, ang kasaysayan, ang mga planeta, ang sibilisasyon at ang sangkatauhan dahil hindi na tayo nakatali sa oras. Makikita natin ang tunay na realidad sa astral na mundo kung anong ipoproject natin dito sa sandaling magimulat sa astral. Maaari natin simulan ang pagkikipag-ugnay sa mga katalinuhan na nandoon. Mayroong iba't ibang mga anyo ng buhay. May mga iba pang mga lilalam, mga nalikha na matataas ang katalinuhan na ninirahan sa astral na mundo, astral world. Ang mga katalinuhan ito ay pinamamahalaan at pinatatakbo sa mas mataas na level ng frequency kaysa sa mga simpleng tao. Ngayon, ang mga sinaunang tao ay simpleng tinatawag silang mga Diyos o mga Diyosa at mga anghel ng mga iba't ibang relihiyon. Ngunit sila ay mga nilalang na maaari tayong makipag-ugnayan. Maaari nila tayong turuan, payuhan, kwentuhan tungkol sa ating tunay na sarili. Maaari nila tayong turuan sa mga bagay tungkol sa universo at ang lahat ng mga batas ng mga nanditito at ang lahat ng uri ng mga nakatagong bagay-bagay. Paano ba matatanda ng mga panaginip? Isa sa mahirap na ating nararanasan ay kung paano natin maaaring matandaan ang ating mga panaginip nang sa gayon ay may project natin ang ating kamalayan sa astral na mundo. May project ang lahat ng uri ng mga bagay-bagay na ating iniisip sa astral na mundo upang magbigay sa atin ng isang pagkakataong malaman ang maraming realidad tungkol sa ating sarili. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ng ating mga detect masters na ang isang tao ay nakikilala sa kanyang mga panaginip. Isa sa bagay na maaari mong gawin upang makatulong sa iyo na simulang maalala ang iyong mga panaginip at maaaring ring makatulong sa iyo na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng gising na kamalayan at ang nananaginip na kamalayan ng matrigger sa maningning na estado ng panaginip ay ang simulang isulat ang mga panaginip sa iyong dream diary o diary ng mga panaginip. Ito ay tila isang simpleng bagay. Ngunit ito ay hindi ka paniwalang napaka-epektibo para sa pag-trigger ng estado sa maningning na panaginip, para sa pagguhit ng atensyon sa iyong mga panaginip at magsisimula kang magbigay ng atensyon sa kung ano nangyayari sa iyong mga panaginip. Ang idea sa likod ng isang dream diary ay magkaroon lamang ng isang notebook at lapis sa tabi ng iyong kama at isulat ang anong bagay na maaari mong matandaan at lalong madaling sandali ng iyong pagising. Siguro sa magang yukto, maaaring matanda mo lamang ay isang salita o maaaring mong matanda na kasama mo ang isang tao o maaaring mong matanda na nasa isang particular kang lugar. Hindi mo matanda lahat, maaaring isang maliit na bilang ng mga pariraga o marahil isa o dalawang pangungusap. Kapag sinimulan mo ang pagsasanay sa iyong sarili na isulat
ang iyong mga panaginip tuwing umaga. Isang kawiling-wiling bagay ang mangyayari na kung saan ang iyong utak ay magsisimulang magbigay ng atensyon sa iyong mga panaginip at mag-umpisang magising ang iyong kamalayan para matandaan ng mas marami at detalyado ang karamihan sa iyong mga panaginip. Magsimula man ito sa ilang pares ng mga salita, ilang pares ng mga pangungusap, sa lalong madaling panahon, ito ay magiging buong talata ng mga karanasan. Sa pamamagitan ng pagpapraktis, masisimulang mo matandaan ng higit pa at marami pang mga detalye. Sa una, maaaring bahagi lamang ng iyong panaginip. Ngunit sa huli, mapupuno mo rin ang buong mga pahina tungkol sa iyong mga panaginip at matuto kang basagin ang sarili mong mga panaginip. Matututunan mo ang mga sigasig at sagisag at simbolo ng iyong kamalayan, na kung saan ito ay nag-iisang tunay na mahalagang instrumento para matutunan mo maraming bagay tungkol sa iyong sarili. Ito hindi kagulat-gulat dahil ikaw ay nasa astral na mundo. Nasa labas ka ng oras. Maraming bagay nangyayari sa mas mataas na dimension. At pagkatapos nito ay nabubuo. Hindi ka takat-takang magkaroon ng panaginip at ito ay magiging premonition mo na rin. Maraming tao ang nakaranas na bago pa sila magkaroon ng isang panaginip tungkol sa isang bagay, ito ay talaga nangyayari. Ito ay bahagi ng proseso ng mga bagay-bagay na umiiral muna at pagkatapos ay nabubuo pababa mula sa mas mataas na dimension. Kung tayo man ay nasa mataas na posisyon, makikita natin ang mga bagay bago sila dumating o mangyari sa physical na mundo. Diyan nakukuha ng mga tao ang kanya-kanyang premonition sa mga kaparehas nito katulad ng mga pangitain habang maingat tayong sumusubaybay sa ating mga panaginip. Ang isa sa mga bagay na dapat natin gawin ay suriin ang ating dream diary ng regular na magbibigay tayo ng atensyon para sa anong bagay na tila hindi karaniwan o kakaiba. Mga bagay tulad ng mga paulit-ulit na elemento o pangyari o anumang bagay na naninindigan. Maaari rin tayong gumawa ng talaan ng anumang interpretasyon na ating ginagawa sa ating mga panaginip. Kung nais nating subukan basagin ang alinman sa mga sagisag at simbolismo, kalimutan mo na tungkol sa pagpunta at pagbili ng libro tungkol sa mga panaginip, mga simbolismo at mga kahulugan ng mga panaginip. Ito isang bagay na kailangan mong gawin para sa iyong sarili. Kaya walang dahilan pa na basahin ang mga kabanata at bumili ng 10,000 mga panaginip na binigyan ng interpretasyon mga ganyan libro. Sa uli, ikaw rin ang mag-iinterpreta ng kahulugan ng iyong sariling mga panaginip. Ito ay ang iyong sariling kamalayan na nakikipag-usap sa iyo. Kailangan mo lamang bigyan ng atensyon at matutunan ang kanyang lingwahe. Ang pagsusulat ng iyong mga panaginip ay isang tunay na mahalagang teknik na magbibigay daan sa iyo upang makuha ang kahulugan ng iyong mga panaginip. Kapag nagsimula kang mag-interpret sa kung ano ang maaaring kahulugan ng mga bagay-bagay sa iyong panaginip, kung gagawa ka ng isang maliit na mga tala sa iyong dream diary ng iyong mga panaginip. Halimbawa, kung nananaginip ka na nakapasa ka sa interview o isang papasukong trabaho, o napanaginipan mong hindi ka na makakapasa pagkatapos kapag ang sitwasyon ay naganap, maaari mong balikan at suriin ang mga tala ng iyong dream diary upang makita kung ikaw ay tama o mali sa iyong sinulat, sa iyong dream diary. Pareho ito kapag nagsimula kang managinip tungkol sa mangyayari sa inaharap. Kung ikaw ay nagsusulat ng mga tala sa panahong iyon sa iyong dream diary at pagkatapos ay nangyari ang kaganapan, maaari mong balikan at tingnan kung ano yung sinulat tungkol sa mga ito at tingnan kung gaano ka-eksakto. Kailangan mong isulat ang iyong mga panaginip sapagkat ito ay tutulong sa iyo upang matandaan ang mga ito. Makakatulong sa iyo kapag nagbigay ka ng atensyon sa estado ng iyong mga panaginip at matututunan mo kung paano ihiwalay ito mula sa gising na estado at ito ay magbibigay daan sa iyo upang simulan ang iyong mga pag-iinterpret sa sarili mong mga panaginip
na pagpapanatiling nakasubaybay ng kung ano aktwal na nangyayari sa iyong kamalayan. Isa pang bagay na dapat bigyan pansin sa ating mga panaginip, kapag ito ay paulit-ulit na mga panaginip na tila umuulit ng paulit-ulit, ito ay maaaring maging isang tunay na mahalagang mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili na hindi mo nakukuha. Ang iyong mas mataas na sarili, yung higher self, ay nagbibigay sa iyo ng parehong mensahe ng paulit-ulit hanggang sa makuha mo kung ano ang susubukan sabihin sa iyo sa pamamagitan ng panaginip. Halimbawa nito ay ang mga panaginip na nagaganap sa ibang panahon o panaginip na nangyayari sa hindi pamilyar na lugar o may mga sangkot na pakikipag-ugnay sa mga hindi pamilyar na mga tao na maraming beses. Ang mga ito ay simpleng mga bahagi ng mga alaala mula sa nakaraang buhay. Lahat tayo ay dati nang nananaginip na kasama ating best friend o kaya boyfriend o girlfriend sa panaginip. Kilala natin sila, alam natin sila, pero ang mukha, ang katawan ay hindi angkop. Pagkagising mo sa umaga, ito ay katulad ng, alam ko, ito ang aking kaibigan, ngunit hindi ito ang kanyang itsura. Medyo kakaiba at mahiwaga. Bakit? Bakit kaya sa tingin ko, siya ang aking kaibigan? Maaaring siya ay iyong kaibigan sa nakaraang buhay. O maaaring siya ang iyong girlfriend o boyfriend sa iyong nakalipas na buhay. Meron lang silang iba't ibang physical na katawan dahil nagkakaroon tayo ng iba't ibang physical na katawan sa bawat panahon na tayo bumabalik sa mundo. Sa Juan 1-19, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya. "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daanan ng Panginoon." Ang mga nagtatanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalanggitnaan ang isang hindi niyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag na sintas ng kanyang sandalyas. Sa Mateo 17, ang pababagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang kapatid na Santiago at Juan at sila umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak ng lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labi silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan nila si Jesus at hinawakan, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, inutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Sumagot siya, "Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng mga bagay. At sinasabi ko sa inyo,
pumarito na si Elias, ngunit hindi niyo siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya tulad ng ginagawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawa ng mga alagad na si Juan ang taga-bautismo ang tinutukoy niya. Sa Marcos 10:29, sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino man nag-iiwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yun, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusip. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na mauhuli at maraming nauhuli ang mauuna." Sa Hob, tumayo si Hob, pinulit ang ganyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos ay nagpatirpa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Ang Diyos ang nagbigay sa akin, ang Diyos din ang babawi, purihin ang Diyos." Sa Hob 19:25, "Ngunit alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, nakikita ko ang Diyos kahit laman ay magnas. Siya ay aking mamasdan at mukha ang makikita. Siya ay makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananambik na masdan ko na siya." Sa Ecclesiastico 1, "Papuri sa Panginoon. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at ito yung taglay niya magpakailaman. Sino ang mga kabilang ng buhangin sa dagat o ng patak na ulan? O ng mga araw sa panahon walang pasimula at walang katapusan? Sino ang mga kasukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang mga kaarok ng karagatan at sino ang mga salit-salitsik sa karunungan? Bago palikain ang alimang nilalang, nalika na ang karunungan. At ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sino nakakalam ng kanyang pamamaraan? Iisa lamang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang lumikha ng karunungan. Inilala niya ang kahalagahan nito at binuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binabahiginan niya ng karunungan ng lahat ng tao. Ngunit higit na masagana ang kaloob niya sa mga umiibig sa kanya. Kung may paggalang ka sa Panginoon, magkakamit ka ng karangalan at kasiyahan. Mapuputungan ka ng tuwa at kahagalakan. Ang magparangal sa Panginoon ay nagdudulot ng kaligayahan at tuwa, nagkakaloob ng buhay na mahaba at maligaya. Ang mga paggalang sa Panginoon ay sasagana sa bandang huli. Pagpapalain siya sa oras ng kamatayan. Ang paggalang sa Panginoon ay simula sa tunay na karunungan sa sinapupunan pa ng inay kasama na siya ng mga tapat. Naninirahan siya sa gitna ng mga tao mula pa nung una at magtitiwala sa kanya ang mga susunod na salinlahi. Ang mga paggalang sa Panginoon ay siyang nagkakamit ng pinakamataas na karunungan. Nag-uumapaw sa kanila ang kanyang masaganang bunga. Pinapasagana niya sa mabuting bagay ang kanyang tahanan. Pinupuno niya ng masaganang ani ang kanilang mga kamalig. Ang paggalang sa Panginoon ay magandang bulaklak ng karunungan na nagdudulot ng kapayapaan at kalusugan. Namamahagi siya ng kaalaman at sa ganap na pangkaunawa, ang nagpapahalaga sa kanya ay kanyang pinararangalan, pinagiging tanyag. Ang paggalang sa Panginoon ay siyang ugat ng karunungan at ang mga sanga naman nito ay mahabang buhay. Sa 1 Korinto 1:25, "Sapagkat ang inaakala nilang karangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao." Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lang sa inyo matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili kayo ng Diyos ang mga turingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at piliin niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan.
Kaya't walang sino man makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo tinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang pinagmamalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Sa Isaiah 65, bagong langit at lupa, ang sabi ng Diyos, ako ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ang mga bakas na nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan, do'y wala ng pagtangis at panaghoy. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay na matagal. Ituturing pa rin na ang isang kabataan ang taong sandaang taon na at hindi umaabot sa gulang na ito'y tuturing na sinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanan ng kanilang titirhan. Magtatalim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad ng una, sa bahay na ginawa, ibang tumitira. Sa tanim na halaba, ibang nakikinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos niya ang pakikinabangan ng kanyang pinagpagod. Ano mang gawain paghihirapan nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkakapatid. Ang asong gubat at tupa ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman ay ang pagkain ng alagkabo. Kahit tapakan mo, hindi ka magangamba. Magiging panatag ka at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Siyon ay walang makakapinsala o anumang masama. Kaya ang iyong panaginip na nangyari sa ibang panahon, tulad nga sa medieval na panahon na iyong naalala, ay ang iyong mga karanasan mula sa ganung panahon. Ang magkaroon ng panaginip sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, iba naman ang napapanaginipan mo ang lugar ng iyong eskwelahan at napanaginipan mo ang iyong bayan na kung saan ka nakatira, ang iyong bayan na kung saan ka lumaki. Ngunit minsan, natanda mo na naginip ka at wala kang idea kung nasaan ka o anong lugar yon. Isang kakaibang lugar, isang lugar na hindi pa napupuntahan. Siguro ay isang karanasan sa iyong nakaraang buhay. Natatandaan mo ang isang lokasyon kung saan ka dating madalas. Marahil, maraming nakaranat na kanipas mong mga buhay. Pamamaraan para magkaroon ng maningning na panaginip. Maraming mga kinagawian ang maaari natin mabuo sa araw-araw na laging nauulit-ulit. Kaya habang tayo ay natutulog, ito ay nagiging sanhi upang tayo ay maging may kamalayan na tayo ay nananaginip lamang. Isa sa pinakamahalagang maliliit na makakapagbukas at o makakapag-trigger na maaari natin gawin upang malaman ang malalim na mensahe ng isang panaginip ay ang pag-aaral ng kung ano ang iyong naisulat sa iyong dream diary. Isa sa mga bagay na mangyayari ay iyong mabubuo ang isang bagay na tinatawag na elementong magsisimula. Ito ay isang talagang kawili-wiling bagay na mangyayari kapag inumpisa mong isulat ang iyong mga panaginip, papatuloy mong sinusubaybayan ang mga ito at pagkatapos ng ilang sandali, mapapansin mo ang isang bagay. Mapapansin mo na ang bawat panaginip ay merong isang bagay na magkakapare-pareho. Merong isang mensahe sa panaginip na yun na laging naroon. Ito ay isang bagay na iyong matutuklasan. Kapag iyong binabasa ang iyong dream diary, isang bagay na ating hinahanap ay ang mga paulit-ulit na elemento. May ilang mga tao na nakakalang kung ano mensahe ng kanilang panaginip. Halimbawa, sa habang panahon, madalas kung napapaliginipan, simula pa nung ako isang maliit na bata na lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola na merong malaki at kakaiba at nakakatakot na bahay sa aming probinsya. At isa sa mga bagay na nangyayari, palagi kong napapanaginipan ang bahay ng aking lola. Kahit na ano pa ang aking ginagawa sa bahay na yon, ay nakakagawa ng parang upang makasingit sa aking mga panaginip.
yun ang bagay sa aking buhay na lagi kong napapanaginipan. Lagi kong napapanaginipan ang bahay na yun. At wala akong idea kung ano ibig sabihin nun hanggang sa mag-aral ako ng mga sagradong kalam at sagradong kapangyarihan tulad ng astral projection. At napagtanto ko na ang bahay na yun ay nagiging isang elementong nagsisimula tuwing lumilitaw ang bahay na yun. Ito ay isang nagtitrigger na nagsasabi sa akin na ako ay nasa astral, ako ay nananaginip. Iyan ay para sa akin upang makagawa ng mga koneksyon sa karanasan ito. Sa sandaling magpindot ang switch sa iyong kaisipan, makikita mo ang elementong magsisimula at maunawaan mo na ikaw ay nananaginip. Ngayon, kaya ito ay nagiging isang trigger para sa maningning na estado ng panaginip. At hindi mo ito mahahanap hanggang hindi mo sinisimula ng pagsulat ng iyong dream diary. Marahil, isang bagay tulad ng tubig. Lahat tayo nananaginip na may tubig. Mayroong ilog, sapa, umuulan, lagi may tubig. At mapapansin mo na parang ito ay hangal na bagay. Ngunit kapag sinimulan mo ang pagsusulat ng iyong mga panaginip at nakita mo ito sa nakalipas na pahina na nandun yun ng makailang beses, hindi mo ito mapapaniwala na palagi mo palang napapanaginipan ang bagay na yun ng ilang beses at hindi mo ito dating napapansin. Ang elementong magsisimula ay nagiging isang malakas na kasangkapan para sa pagtitrigger ng maningning na estado ng panaginip. Ang iyong katawang mismo ang magsasabi na wala ka na sa katawan. Ang iyong mas mataas na sarili magsasabi sa iyo na ikaw ay nasa panaginip. Kailangan mong makita, makagawa ng koneksyon kapag nakita mo ito o ang kaganapang ito ay nangyayari. O ikaw ay nasa isang lokasyong ito, nangangahulugan na ikaw ay nananaginip. At kapag nagawa mo ang koneksyong ito, ay isang bagay na nagtitrigger ng isang maningning na estado ng panaginip. Bilang karagdagan sa pag-analyze sa ating mga panaginip, may mga iba pang physical na mga ginagawian na maaari natin ginagawa kapag tayo gising sa araw na nauulit ng kusa sa gabi na nagiging sanhi upang magkaroon ng kamalayan na tayo ay nananaginip. Ito ay nakakapag-trigger na maaari natin silipin at samantalahin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng batas sa mga physical na dimension kumpara sa batas ng astral na dimension. Kaya ang mga ito ay palatandaan o mga technique na ating gagamitin upang subukang makita kung ano ang nasa dimension na naroon tayo. Inuulit natin ang mga ito sa araw habang tayo ay gising nang may idea ng pag-iistruktura sa ating mga panaginip dahil ito ay nagiging puwersa na ating kinasasanayang kaugalian. Na ang isinasalarawan natin sa araw ay mauulit mismo sa ating pagtulog sa gabi at iyon ay nangyayari sa ating mga panaginip. Halimbawa, may physical tayong kinagawi ang gawin, ang paghila ng yung physical na daliri. Ito ay laman at buto at ito ay hindi mahaba o nawawala. At sinusubukan mong tumalon at lumutang. Gawin mo mga ito habang gising sa buong araw. Ang iyong astral na katawan ay binubuo naman ng iba't ibang mga bagay. Kapag ginawa mo ito sa astral, ay yung daliri ay yung mahaba na parang goma. Ang iyong mga kamay ay kakaiba't parang goma sa astral na dimension dahil ito ay hindi isang physical na katawan. Ito ay higit pa sa isang katawan ng liwanag o enerhiya bilang kumpara sa physical na bagay. Kaya sa araw habang ikaw ay gising, ito ay iyong ginagawa. Ngunit walang nangyayari. Pero sa gabi habang ikaw ay natutulog at ito ay iyong ginawa, ang iyong daliri ay kakaiba at ikaw ay nagugulat kung ano nangyayari. Ito nagpapahiwatig sa iyo na ikaw ay nasa ibang dimension. Ang palatandaan nagsasabi sa iyo na ikaw ay nasa astral na dimension. Kaya ang kailangan mong gawin ay gamitin ang mga technique na ito araw-araw habang ikaw ay gising at sinusubukan tandang hilahin ang lamang yung daliri at tingnan kung ano nangyayari. Kung madalas mong inihilang yung mga daliri at tinitingnan kung ano nangyayari, matututunan mong paghiwalayan ng physical at astral na dimension. Gawin mo ito ng madalas araw habang ikaw ay gising
at ito ay ulitin mo sa gabi at maaari mong matagpuan ang iyong sarili na nananaginip at ang gagawin mo lamang ay hilahin ang iyong daliri at iyon ay makakapag-trigger upang malaman mo na ikaw ay nasa astral, na ikaw ay nasa ibang dimension. Kakaibang bagay ang nangyayari at biglang nakakaramdam ka na hindi natural at may mga bagay na hindi tama. Kung bigla ka na papunta sa grupo ng iyong dating mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, may mga bagay na pangyayari na nalo ka sa loto, o may mga bagay na masamang nangyayari, o ano pa mang hindi ka panipaniwala, basta ilangin mo ang iyong mga daliri upang makita kung nasaan ka. Ito ay isang paraan upang malaman mo kung anong dimension ka naroroon. Ang astral na dimension at ang physical na dimension ay halos magkamuka. Madalas hindi natin alam kung nasaan tayo. May isip mo na ang iyong panaginip kahit hindi ka panipaliwala ay parang totoong totoo kapag naroon ka. Ito ay isang natural na paglipat mula sa physical na dimension papunta sa astral na dimension. Dahil nakakapunta ka roon gabi-gabi tuwing ikaw ay natutulog, nasusurpresa lang ang mga tao kaya lubos na nakakalimutan ang buong transition. Hindi natin alaman na tayo nasa astral na dimension, kaya lahat ng mga tips ay ating hinahanap, mga iba't ibang paraan na maaari natin magamit upang ipakita sa atin kung tayo ay wala sa ating physical na katawan. Isa pang dapat natin subukan ay ang pagtalon at ang paglutang. Tumalon at tingnan kung ikaw ay bumabalik pababa. Sapagkat kung ikaw ay nasa physical na dimension at ikaw ay tumalon, ikaw ay babalik pababa. Ngunit kung ikaw ay nasa astral na dimension at ikaw ay tumalon, ikaw ay patuloy na tataas at lulutang, hindi ka babalik pababa. Narito pa ang isang kwento para sa iyo. Merong isang lalaking natutulog sa kanyang kama. Isang gabi, nagising siyang dahil may kumakatok sa pintuan ng kanyang apartment. Sino kaya iyon? Ika niya. Alas tres pa lang ng umaga. Sino kaya itong nangiistorbo sa akin? Kaya siya ay bumangon sa kama at lumabas ng kwarto para buksan ang pintuan ng apartment. Ngunit walang tao. Nag-isip siya, siguro mga batang hamog na makukulit ang kumatok sa akin pintuan na gumising sa akin. Kaya isinira niya at bumalik sa kanyang bahay. Napunta sa kwarto, nang siya napahinto na gulat dahil may taong nakahiga sa kanyang kama. Siya ay nag-alala, baka may taong sumalisi sa akin nang buksan ko ang pinto. Walang para makakapasok ang isang tao na hindi daraan sa akin. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa taong nakahiga sa kanyang kama para makita ko sino ito. Nang malapit-lapit na siya, kanyang nakita ang kanyang sariling katawan na nakahiga sa kama. Hindi man lang niya napagtanto na siya ay nag-project sa kanyang sariling pinto sa pasilyo ng kanyang sariling apartment. Isa pang kwento ng isang individual. Sila ay nasa isang party at nagkakasiyahan dahil lahat ng kanyang kaibigan ay nandoon. Bakit kaya lahat ng tao na kilala ko magmula pa ng aking pagkabata ay nasa isang kwarto sa isang pagkakataon? Ito ay talagang kakaiba, kaya siya ay nagpaalam sa party na ito tila totoong totoo. At nagpunta siya ng banyo, sinubukan tumalon. At siya ay nagsimulang lumutang sa akin sa hangin at kanya napagtanto na ako pala ay nasa astral na dimension. Sa buong panahon ng party at hindi ko ito alam. Ako mismo nang minsang magising ng isang gabi at kukuha ng isang basong tubig. Ako ay nakahiga sa kama, nag-iisip pa ako kung babangon o itutuloy ang pagtulog. Kailangan ko ng lakas dahil naantok pa ako, pero nag-desisyon akong bumangon at kumuha ng maiinom. At bumaba ako ng hagdan ng aking bahay na eksaktong mukhang aking bahay. Naglakad papunta ng kusina, nang bubuksan ko ng pinto ng ref. Parang may kakaiba, nang tinignan ko ang aking mga kamay, pinubukan kong hilahin ang aking mga daliri. Napagtanto kong ako ay wala sa aking physical na katawan. Ako ay nagpo-project sa aking kama at lumalakad ang aking astral na katawan sa aking astral na hagdan, sa aking astral na kusina,
Nung retitoy ay kamukhang ng aking bahay. Pero ang mahalagang bagay ay kailangan natin gumawa ng paraan upang malaman natin kung nasan tayo. Kung tayo ba ay nasa astral na dimension o nasa physical na dimension. Maaari pa tayong gumawa ng iba pang paraan upang malaman natin kung nasaan tayo. Ang iba ay may maliliit na notebook na sa kanilang bulsa. Puno ito ng tinatandang orasyon tulad ng susing espiritual. At ito ay madalas na binabasa sa physical na notebook. Kaya kapag ito ay binuksan at binasa sa astral na dimension, naiiba ang kanyang mga letra at tunog. Isa pang technique, magkaroon ng orasan o relos na laging tinitignan kapag tayo ay gising sa araw. Upang tingnan ito kung anong oras na at dahil ito ay nagiging ugali, magagawa mo rin ito sa gabi. At dahil walang oras sa astral na dimension, malalaman mo kung nasan ka. Kung mali ang ating orasan o kakaiba, isa itong technique na nagsasabi sa atin na tayo nasa astral na dimension. Tumitig sa orasan at tumingin palayo sa ibang lugar naman, saka bumalik upang ma-check ang orasan. Ang astral na orasan ay kakaiba. Construction lang ng iyong kaisipan ang iyong nakikitang oras dahil walang oras sa astral na dimension. Meron pang talagang kawili-wiling technique at ito ay epektibo rin. Ito ay tinatawag na technique ng pagkakilala. Ang idea sa likod ng technique ng pagkakilala ay sa araw, madalas gawin tuwing isang minuto dalawa na physical na magtanong kung nasaan ka. Ano ang iyong ginagawa? Magtanong kung nasa astral na dimension ka ba o nasa physical na dimension. Ito ay tunay na gumagana kung iuugnay mo ito sa mga madalas na ginagawa mong bagay. Sa bawat sandaling papasok ka sa bagong kwarto, tuwing papasok ka sa isang pintuan, maaari mong iugnay ito sa bawat panahon na nag-check ka ng iyong orasan o itinatali mo yung mga sapatos o kung meron isang bagay na paulit-ulit na ginagawa mo sa buong araw. Nais mong itumbas ang aktibidad na ginagawa mo ng ilang minuto upang tanungin ang iyong kapaligiran. Simpleng tumingin sa iyong kapaligiran at tingnan kung nasaan ka, ano yung ginagawa. Magtatanong kung ito ay astral na dimension o physical na dimension. Detalyeng pag-aralan ang iyong mga kapaligiran. Maghanap ng anumang bagay na kakaiba. Dahil ang kakaibang bagay tungkol sa astral na dimension ay nandun palagi ang bagay na hindi umaangkop. Isa sa technique na nagamit ng isang DTEP member ay nang siya ay nasa kanyang kwarto, ay nagkaroon na idea na dapat gamitin ang technique ng pagtingin sa paligid. At nang siya ay tumingin sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang kama. Ang kanyang kobre kama na may parehong kulay at lahat ng bagay na nandoon, ang kanyang aparador, ang pinto ng aparador, mayroong bintana sa kanyang kwarto at nakita niya ang dagat sa tapat ng kalye. Teka muna, ika niya, walang dagat sa kabilang kalsada. At ano nangyari? Napagtanto niya na siya ay nasa astral na dimension, na wala siya sa physical na dimension. At pagkatapos ay patuloy siyang napadikit sa pader at siya ay natakot. Kailangan ko makabalik kaya naibulong niyang kusa ang sikreto ng susing espiritual kaya nakabalik siya sa kanyang physical na katawan. Iyan ang technique ng pagkilala o pag-aninaw, simpleng magtanong kung nasaan ka ngayon. Kung nasaan ka na, ito ay medyo weirdo, alam mo na ikaw ay hindi nandito. Magtanong araw-araw, sino ba ako? Ako ba ay kakaibang tao na nakikipag-usap sa iyo? Ano nangyayari dito? Ito ay physical na dimension, tama? Ginagawa ko ang paradigm na paglipat. Ako ba ay isang mag-aaral o isang tagahanga o isang bisitang tagasalita? Nakikita ko kung nasaan ako pero bigla akong nawawala. Ngunit gagawin natin ito ng madalas sa araw at gagawin natin ito sa ating panaginip. Kaya sa susunod na nakatayo ka na nakikipag-usap sa isang elepante o uminom ng alak na nakapumot, tumigil. Ano ang nangyayari dito? Ito ay ganap na kakaiba. Ito ay hindi aking mga karaniwang pisikal ng pamumuhay. Siguro ako'y nananaginip. Pagkatapos ay pindutin ang switch para sa estado ng maningning na panaginip at malalaman mo na wala ka na sa physical na dimension.
gamitin ang orasyong Dhamra upang makabalik sa physical na dimension. Maaari kang paulit-ulit na bumabanggit sa sarili ng sariling orasyon bago matulog. At sa iyong isip habang ikaw unti-unting nakakatulog sa kama. Makikita mo kung ikaw nananaginip na at pipilitin mong gumising kasamang panaginip, iprograma ang iyong sarili, matutunang pindutin ang switch para makalipat sa iba't ibang estado ng pagkakalika. Habang nakakatulog, maaari mo rin gamitin ang kapangyarihan ng visualization. Imagine ang iyong sarili na nasa ibang lugar. Ito ay epektibong technique rin. Halimbawa, pumili ng isang lugar na gusto mong puntahan. Maaari itong isang lugar na kung saan talagang gusto mong magbakasyon o maaari ito ay isang lugar na iyong nakita sa isang aklat. Siguro sa isang lugar tulad ng bundok Banao o isang lugar na tulad niyan. Ang gusto mong gawin ay makatulog upang makita ang iyong sarili na nandoon. Hindi lamang ang isipan ng tungkol dito. Subukan bumuo ng isang tatlong dimensional na modelo sa iyong kaisipan sa espasyo na gumagamit hanggat maaari ng maraming mga pandama. Kaya halimbawa, sabihin natin gusto nating makita magandang dagat sa Batangas. Tingnan mong iyong sarili sa harapan ng dagat, pakiramdaman ang init ng araw, pakiramdaman ang buhangin sa ilalim ng iyong mga paa, abutin ang alon ng dagat at subukang hawakan ang tubig, ang lamig o ang init ng tubig ng dagat. Ang idea na nandito ka, natutulog habang hawak ang visualization sa iyong kaisipan ng malakas hanggat kaya mo dahil tandaan mo kung paano sa astral na mundo makakapunta ang iyong sarili sa ilang mga lugar. Kung nakatulog ka na may buong konsentrasyon at nakatuon sa isang particular na lugar, ang nangyayari ay ang visualization sa iyong kaisipan ay daan-daang lumilitaw sa realidad na nakikita mo bago ka tumawid sa harang sa pagitan ng gising na estado at natutulog na estado. At maawakan mo ang intelektual na proseso na nakatutok sa isang lugar na aktual mong napuntahan. Talagang na-i-project mo ang iyong sarili sa lokasyong iyon. Kaya nung nakatulog ka, talagang nakarating ka doon at ito isang talagang kawili-wiling karanasan. Ang magkaroon ng isang bagay sa iyong kaisipan na nagiging realidad sa harap mo at doon mo napagtanto. Teka lang, isang bagay ang kakaiba. May nangyayaring bagay na kakaiba at ang susunod na bagay na napagalaman mo ay nakatayo ka na sa isang particular na lugar. Iyan ang may kamalayang panglalakbay ng iyong sarili sa astral na dimension. At ito ay isang kawili-wiling technique sapagkat ito ay hindi mahirap gawin. At kung meron kang sentimental na kahulugan sa isang lugar tulad ng kung may alam kang isang lugar mula sa iyong kabataan, alam mo ang bahay ng iyong lola o kahit ay isang punong madalas mong silungan, isang lugar na meron kang pagkakadikit o may malakas na humihila sa iyo sa isang particular na lokasyon. Kaya ang pagkakaroon ng isang astral na karanasan ay magdadala sa atin ng direkta sa mga bundok ng Banao o sa mga nakatagong tsapa na isang talagang kawili-wiling karanasan na kabatay sa kung ano ang ating nakikita. At kapag tayo nakarating doon, kapag tayo talagang nakapunta sa astral na mundo. Tandaan na ang astral at ang physical na mundo ay halos magkamuka. Madalas hindi natin alam kung aling mundo tayo naroon. Kapag tayo ay gumamit ng teknik ng meditasyon, ng isa sa mga teorya na kumpirmado ay maraming mga tao ang matagumpay na nakakapag-project sa astral at dimension, ngunit hindi nila napagtanto. Madalas kapag alam natin na pindot natin ang switch para magising sa umaga at tayo patuloy na lumulutang sa pagkakatulog at ang isang paa natin ay nasa physical na dimension habang isang paa naman ay nasa astral na dimension, tayo ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng dalawang dimension. Kaya ang pinakamadaling panahon para makapag-project ay sa hapon habang tayo ay matutulog sa sopa o sa umaga kapag pipindutin natin ang switch ng pagising.
Sa susunod, kapag ikaw ay makakatulog sa supa at nagising, nagising kang groggy o medyo nahihilo, nasa estado ng kalahating gising at kalahating tulog, hilahin mo ang iyong daliri. Tingnan kung ano mangyayari. At nakita mong walang nangyayari at tumunog na ang alarm clock mo at pinindot mo na ng 5 hanggang 6 na beses pero nakahiga ka pa rin, check mo kung nasaan ka dahil madalas lumilipat ka lang ng dahan-dahan mula sa isang estado ng panaginip at estado ng pagising. Kaya kung hihilahin mo ang iyong daliri sa tamang lugar, maaari mong makita ang iyong sarili sa astral na dimension. At pagkatapos ay kumuha ka ng mga karanasan mula doon. Laging umaasa na magkakaroon ng kakaibang bagay tulad ng mga matingkad na kulay o isang bagay na magsasabi sa'yo na ikaw ay nando doon. Maraming nakararanas na akala ay gumagawa lang ng regular na aktibidad. Gigising at babangon para kumuha ng mainom na tubig, ngunit paikot-ikot lang sa kanyang kama. At sa kanya madidiscovery na siya ay nasa astral na dimension, isang kawili-wiling karanasan dahil hindi malaki ang pagkakaiba mula sa kanyang sariling bahay. Marami pang mga iba't ibang mga lugar na maaari nating puntahan sa astral na dimension, ngunit ang mas mababang antas ng astral na dimension, ang itsura ay katulad din ng maraming bagay na nakikita mo dito. Maaari mong i-project o maging bahagi ng isang grupo, at isa sa mga bagay na maaari mong gawin ay magkaroon ng practice na kung saan may kasama kang mga tao na susubukang mag-project sa isang espasyo o lugar at talaga magkikita doon sa astral na dimension at ipaliwanag ang mga bagay na nakikita doon. Isa pang version niyan ay ang tinatawag natin remote viewing. Marahil narinig mo na ito sa mga balita noon. Tinitingnan ito bilang isang technique ng pag-iispiya noong 1950s to 1960s. Ang mga Amerikano at mga Ruso ay nagtatrabaho sa mga idea na maaaring makapunta ang tao sa astral na mundo at pagkatapos ay pumunta sa isang base militar at makita ang mga bagay na nando doon. At pagkatapos ay babalik at isa sa larawan ng mga nakita na naroroon. Maraming pag-aaral na ginawa tungkol dyan, na kung saan sinusukat nila ang kawastuan ng mga sinasabi ng mga taong kasama sa eksperimento na pumunta sa isang lugar at mabilis na gumawa ng mga sketches ng mga bagay na kanilang nakita at pagkatapos ay ihahambing ang mga sketches sa litrato kuha ng satellite at napansin nila na nagkaroon ng maraming mga pagkakatulad at pagkapare-parehas. Maaari mong subukan sa iyong sarili kung maaari mong i-project ang iyong sarili sa isang kwarto sa loob ng iyong bahay at gumawa ng ilang mga pagbabago doon at pagkatapos ay subukan mong i-project ang iyong sarili sa silid na iyon at tingnan kung ano ang nabago. Isa pa itong kawiling-wiling bagay para sa iyo. Maaari mong patunayan at kumpirmahin ang marami pang bagay na katulad niyan sa iyong sarili upang makita na merong realidad at iba't ibang uri ng dimension na umiiral. Kung may hindi pang karaniwang nagaganap, kailangan natin i-test para makita kung tayo ba ay nasa astral na dimension sa pamamagitan ng paghila ng ating daliri at tangkain ba natin ito o subukan tumalong at lumutang. Tuwing may mga bagay o pangyayaring medyo weirdo, kailangan natin i-test kung nasan tayo sa oras na yon. Mula sa puntong ito, kung gusto mo talagang maging seryoso tungkol sa mga bagay-bagay na ito, ay patuloy na magtanong sa realidad. Patuloy na magtanong sa lahat ng nakikita mo sa iyong harapan. Ito ba ay totoong nandoon? Ito ba ay totoong nangyayari? O kaya ito ay construction lamang ng iyong kaisipan sa astral dimension? Sa pamamagitan ng pagtatanong habang gising sa araw, magtanong ka rin sa gabi. Ngunit sa gabi,
maaaring gumawa ng maliit na bagay upang aktwal na mapatunayan na wala ka na sa physical na dimension tulad ng pagbatak o paghila ng iyong mga daliri. Sa pamamagitan ng regular mong pagsasanay, maaari mong makabulahang dagdagan ang dalas at tagal sa maningning na panaginip. May mga taong natatanda ng kanilang maningning na panaginip. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, kung ito'y talagang tatrabawuhin, magkakaroon ka ng mga maningning na panaginip gabi-gabi o minsan sa isang gabi. Magsimulang maging regular na gawin ang mga ito upang maging regular na may gising na kamalayan sa panahon ng iyong mga panaginip. Kapag nangyari ito, magbibigay daan ito sa iyo ng pagkakataon upang matuklasan ang buong mga pag-iral at ang naghihintay na buhay para sa atin. Makipag-ugnayan sa lahat ng uri ng iba't ibang uri ng katalinuhan na may mas maunlad at malawak na kaalaman kaysa sa regular na tao. May mga physical na sensation na kaugnay sa astral projection. Pag-uusapan natin ito dahil malamang na naranasan mo na ang karamihan sa mga ito noon habang ikaw ay natutulog sa sopa o pagkagising sa umaga o kung ikaw ay nagme-meditasyon. Maaaring aktor na nadama mo na ito sa pamamagitan ng meditasyon. Ang iyong physical na katawan ay maaaring magbigay sa iyo ng mga pahiwatig na may mga bagay na nangyayari, na may bagay na nagbago. Ang proseso ng paglalahad papunta sa astral na katawan ay nauugnay sa maraming iba't ibang sensasyon. Kaya ang paglipat ng kamalayan mula sa physical papunta sa astral ay may ilang mga physical na mga asosasyon. Halimbawa, biglang may pakiramdam ng paggaan o biglang may pakiramdam ng pagbigat o depende sa kung sino ka. Ang ilang mga tao ay biglang nakakaramdam ng biglang paggaan tulad ng parang may mabigat na nahali sa kanila. Sa ilang mga tao, nakakaramdam sila ng bigat, bumibigat ang pakiramdam o kumakapal. Minsan naman nakakaramdam na parang may tumutulak pababa sa kanilang dibdib habang nakahiga sa kama o parang may humahawak o pumipigil. Yan ay sensasyon sa astral na projection. Mararamdaman ang tibok ng puso na tumitindi. Ito ay nakakapagbigay ng interest na madalas na nangyari sa panahon ng meditasyon. Ang buong layunin ng meditasyon ay mag-focus sa tibok ng iyong puso at ito ay hindi pangkaraniwan dahil habang ginagawa mo ito, ang pakiramdam ng tibok ng iyong puso na palakas ng palakas na halos umaabot sa puntong ang iyong puso ay parang sasabog palabas sa iyong dibdib. Hindi ito basta biglang titibok ng mabilis, ngunit ang kalakasan ng tibok ng iyong puso ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam na ang iyong buong katawan ay pumipintig sa enerhiya kasabay ng tibok ng iyong puso hanggang sa maramdaman mo ang iyong buong katawan na parang magkakahiwalay-hiwalay. At kadalasan sa puntong iyon, nakarating ka sa transition papunta sa astral dimension. Isang hindi makakilos na pakiramdam o paralysis, ito ay karaniwang bagay sa pagtulog. Ito ang tinutukoy na paralysis sa pagtulog. Ito ay kinikilala sa medical na komunidad bilang sensasyon na nais mong gumilos nung hindi ka makakilos. Ito ay dahil ang iyong utak ay sumusubok gumawa ng mga koneksyon sa iyong physical na katawan, sa iyong physical na mga kalamnan at mga ugat, nung hindi nito magawa dahil ang iyong kamalayan ay nasa ibang lugar. Ito ay karaniwang sinasama ng pakiramdam ng takot o pagpanik. At dahil hiwalay ka sa iyong sarili, karaniwang nakakaramdam ka ng presensya sa kwarto. Ito ay medyo nakakakilabot na parang may kalabang ka at wala kang idea kung ano talaga nangyayari. At minsan ang buong proseso ay nangyayari na kung saan may bagay na tumutulak o dumadagan pababa sa iyong dibdib. Tiyak na hindi ka makakakilot. Ang lahat ng bagay ay dumidilim at nararamdaman mo may kasama ka sa kwarto. Wala kang idea kung ano ito hanggang sa dumating na nakapag-aral ka ng mga sagradong kaalamang ito at nagkaroon ka ng paliwanag. At pagkatapos ay magagamit mo na ang mga sensasyon bilang pagkilala na ang ating meditasyon ay gumagana at magagamit mo na ang transition sa astral na dimension na sa halip na matakot ay mapang
lalo na kung ginagamit mo ang mga pambakod na orasyon maging ang kombatis espiritual. Isang nakakakuryenteng sensasyon ang dumadaan sa iyong katawan, nagsisimula sa tuktok ng ulo pababa, pagkatapos ay nagsisimula na mamula sa mga paapaakyat tulad ng magkaparehong enerhiya o ng isang bagay na pumupunit sa iyong katawan na magkakaugnay ang nakakagulat na tunog. Mararamdaman mo na umaangat ka. Tumataas, biglang nararamdaman mong literal kang lumulutang sa itaas ng iyong kama. O ang pakiramdam ng ikot at ikot o pakiramdam ng patagilid, ang orientasyon ay palipat-lipat. Ganyan ang mararamdaman mo. Minsan, ang pakiramdam mo ay nakaupo, ngunit tiyak na ang nararamdaman mo ay ikaw ay nakatayo. Nakaiga ka sa kama, ngunit bakit parang may pakiramdam mo na ay nakatayo o ikaw ay nakadaprama? Bakit ang pakiramdam mo ay nakahigang nakatagilid o bakit ang pakiramdam mo ay nakadapa sa iyong tiyan? Ang mga daliri, braso at binti ay umangat o tumataas. Ikaw ay nasa kama at bigla mo nararamdaman na pati ang iyong katawan ay nakaupo, pero literal na iyon ay ang astral mong katawan na nagbabago mula sa iyong physical na katawan na nangyayari anumang oras. Kaya kinakailangan mong subukang alamin kung nasan ka at alamin kung anong nangyayari, alamin kung ikaw ay nasa astral na dimension. Kung alin man sa mga bagay na ito ay nangyayari sa iyo, o kung naiisip mo na nakakapag-project kang dahan-dahan, bumangon mula sa kama, physical na umalis sa kama, tumayo at pagkatapos subukang makita kung nasaan ka. Nagkwento ang isang DTEP member na minsan kukuha siya ng isang basong tubig upang uminom dahil siya ay uhaw na uhaw. Bumangon mula sa kanyang kama na normal niyang ginagawa. Lalakad pababa na hagdan na normal niyang ginagawa. Nang kanyang matuklasan na siya ay nasa astral na dimension, kaya kung nararamdaman mo ang ganyang sensasyon, nakahiga ka sa kama, natutulog sa sofa at napindot mo ang switch o nakararamdam ka ng mga may hawig na pangyayari, bumangon ka sa iyong hinihigaan. Tulad ng karaniwan mong ginagawa, bumangon ka mula sa kama, tumayo at subukang makita kung nasaan ka. Dahil maaari kang nasa astral na katawan, kailangan mong gumalaw o gumawa ng pagsubok upang patunayan sa iyong sarili na ikaw ay wala sa iyong physical na katawan. Huwag i-visualize lamang. Hindi natin sinasabing gawin ito sa isip lamang dahil wala itong anumang kahihinatnan. Talagang mag-project ng sarili habang nakahiga. Sa meditasyon, i-project ang sarili na nakaupo sa silya kahit na nakahiga sa kama upang ma-practice ang paglipat-lipat. Kung nararamdaman mo ang alinman sa sensasyon na ito, tumayo ka. Kung ikaw naman ay nakaupo sa sila at ikaw ay nakahiga sa kama, bumangon ka at ilayin yung mga daliri. Gawin mo ang mga iyan at tumalong at tingnan ang iyong orasan upang masubukan. Kung makikita mo kung nasan ka, lalo na kung natutulog ka sa sofa o kaya kapag napindot mo ang switch, papasok ka sa estado, sa pagitan ng estado ng pagising at estado na tulog. At yan ay isang bagay na kinikilala sa medical na komunidad. Mararamdaman ang malamig na paglaho papalayo sa iyong kaisipan at ang estadong gising sa pagitan ng estadong tulog ay ang pintuan sa astral na dimension. Hindi ka ganap na tulog at hindi ka rin ganap na gising. Ito ay tulad nito isang sona ng puti at itim na kung saan ikaw ay kalahating gising at kalahating tulog na kung saan nandoon ang pinto sa astral na dimension. Kaya ang pagtulog sa sofa ay isang tunay na magandang idea. Isa pang teknik na epektibo, ngunit ito ay medyo mahirap na gawin. Ang gagawin mo ay pumili ng isang gabi o dalawa at itakdain yung alarm clock na tumunog sa bawat oras. At susubukan mong panatilihin ang iyong sarili na nasa estado ng kalahating gising at kalahating tulog. Sa tuwing tutunog ang alarm clock, pipindutin mo ito at babaan ka para makita at malaman kung nasaan ka. Sinusubukan mong mahuli ang iyong sarili sa pagitan ng dalawang estado. Tandaan na subukan mong makita kung ikaw ay nasa astral na dimension, yun ang buong punto nito. Kung magtatanong kung nasaan ka na, bigyan ito ng pagsubok.
Isang bagay na weirdo ang mangyari sa'yo, maaaring makasalubong mo yung isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. At ilang pa mga kakatuwang pangyayari, magkakasabay-sabay na mangyayari sa iyong buhay, examining makita kung nasaan ka. Kahit na anong katakataka, may isang taong dumaan na may maliwaring asul na buko anumang kakaiba, suriin kung nasaan ka. Tuwing nakakaramdam ka ng kakaibang pisikal na sensasyon, kahit na nakahiga ka sa kama nagme-meditate, bumangon at suriin makita kung nasaan ka. Dahil madalas, gumugugol tayo ng maraming oras sa estado ng paglipat nung hindi natin alam na tayo gumagalaw mula sa estado papunta sa isa pang estado, kaya tayo dumudula sa astral na dimension patungo sa estado ng walang kamalayan at simpleng mahayaan ng mga kamalayang panaginip at kaisipan na magiging realidad at mapabayaan ang pagkakataong upang malasahan ang astral na dimension. Isang paalala, palaging tanungin kung nasaan ka. Bakit lagi mong ipagpapalagay na ikaw nasa physical na dimension? Hindi mo malalaman ito hanggang di mo sinusubukan at kung patuloy na magtatanong ng madalas kung nasaan ka. Gagawin mo rin ito sa iyong panaginip. Ito ay hantong sa lahat ng uri ng sagradong kaalaman at sagradong karunungan. Ngayon sa Santiago 1:1-27 ay ating babasahin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang iyong ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Ang mahirap at ang mayaman. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya binababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalakagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayayaman ay mamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan, ang pagsubok at ang pagtukso. Mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niya yung subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin nino man na tinukso siya ng Diyos kapag siya dumadanas ng pagsubok. Sabagat ng Diyos ay hindi maring magtukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw na sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging panahuin, pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Pakikinig at pagsasagawa. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tayo maging kalugod-dugod sa paningin ng Diyos. Kaya taliguran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Magpakumbaba, tanggapin ninyong taintim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos.
kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad na isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik na nagpapatuloy sa pagsunod sa kautos ng ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos siya nakakalimot. Kung inaikala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang pambuluhan ang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisa at walang tungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan sa mundong ito. Sa awit 27:13-14, mawawalan ako ng puso kung hindi ako maniniwala na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng buhay. Maghintay sa Panginoon, maging matapang, at kanyang palalakasin ang iyong puso. Maghintay, maghihintay ako, sasabihin ko sa Panginoon. Sa Pilipos 4, salamat sa inyong tulong. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang magikahos, naranasan ko na rin ang managana. Naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na rin ang sikreto paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Sa awit 34:18-19, ang Panginoon ay malapit sa nalulungkot na puso at nililigtas ang mga durog sa espiritu. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit ang Panginoon ang magliligtas sa kanilang lahat. Sa Isaiah 53:4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kalungkutan at dalamhati at binuhat ang ating kapanglawan. Hinahalagaan niya ang ating mga paghihapis, pinagagaling niya ang ating mga karamdaman. Sa awit 8:1-9, kaluwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. O Diyos na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyo'y papurit abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan kaya't natahimik ang lahat ng inyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mahaba, mababa sa iyo ng paunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng kaluwalhatian. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na rin ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Panginoon Diyos na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Ngayon kasama sa aklat na ito ay ang aklat ng Hayom. Ito ay may iba't ibang orasyon na ibinibigay lang kapag karapat dapat na at nakapasa na sa mga screening. Libre rin ang mga sikretong orasyon at
mga Aramae, Hebrew at Latin na pangungusap, mga rituals na nandito na inyong matututunan kasama ng ating aklat na ito. At may mga sikreto pa tungkol sa paggagamit ng orasyon, kasama na rin ang aklat ng antas. At dito ay mayroong mga pagpapasalamat at mga tagubili na dapat sundin. At napakahaba rin ito at hindi na makakaya ng YouTube para ibasahin natin ang bawat isa nito. Pero magbibigay tayo ng ilang tips kung ano-ano yung mga hakbang na nandito, mga hakbang sa pagbabagong buhay na kinakailangan, at sa mga pitong layunin na kasama rito, mga paglilinis sa sarili, mga paano mapatawad sa kasalanan, at iba-ibang ritual ng paglilinis sa sarili gamit ng mga baso, ang insenso, ang kandila, ang mga uusaling orasyon upang pagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan ukol sa mga gawain espiritual, ang mga gawain ng pagbabasbas, ang paghuhugas ng kamay, ang paglaban sa masama, ang pagbabasbas ng pagkain, ang aklat ng mga bakod ay kasama rito, at mga mabibisang pambakod. Kaya marami tayong klase ng shield na ginagamit. Mga orasyon na maaaring ipanggamot. Mga pantapal sa lahat ng sakit, sa mga bukol. Nandito rin ang mga talatang nagpapatibay sa mga ginagamit na panggagamot. Kaya nire-recommendan ko sa inyo na magkaroon din ng aklat na ito pandagdag sa inyong kaalaman kung talagang seryoso kayo pag-aralan ng malalim ang tungkol sa sagradong aklat na ito, nang hindi kayo nabibiktima ng anumang spiritual na assault, spiritual na sakit, at saka marami pang kaalaman na nakatago kung anong araw ang mapalad sa inyo at araw na malas, at iba't ibang mga prutas din ang mga katulong, mga dignum na bakal, dignum na goma, mga atis, at iba't iba pang prutas, iba't ibang mga dignum ay makikita nyo rito. Ad majorem de gloria alpha et omega. Ito po ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Umaasa po tayo na kahit papaano nakatulong tayo sa libreng pag-aaral na ito, at sundan nyo po susunod pa nating mga pag-aaralan sa mga susunod na araw. Ito po si Brad Ness. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.